Sabi ko, ang ganda-ganda ng buhay niya. Kasi nakakahiya naman kung i-message ko siya. Kasi 3 years ko siya pinaliwala. Tapos ang ito ako ngayon pag-message bigla. Sabi ko, nakakahiya. Sino yung mga ganon? Yung ang tagal-tagal mo nang ini-invite dito ng kaibigan mo tapos gusto mo nang baguhin yung buhay mo pero hindi mo siya ma-message kasi naiiya ka. Ang tawag pala doon, pride. Sino dito yung maraming pride? Yung pangla ba? So sabi ko ng mga time na yon, yung pride sa akin, kung nakakatulong, sige, hindi ko siya may message. Pero kung hindi naman siya nakakatulong sa akin, bakit kailangan ko siyang payarin? Hanggang sa merong isang friend, kaibigan ko, OFW, di lang umuwi, tapos nagkita silang dalawa. In short, nag-join siya. Nag-usap kami, nire-recruit niya din ako. Sabi ko, parang yan na naman yung dati. Pero sabi niya sa akin, what if bigyan mo ito ng chance na tingnan ngayon? Kasi mali mo, eto na pala yung hinahanap. Mali mo, eto na pala yung gusto mo na hindi mo matutupad. Hanggang sa yun, sabi mo nga, yung pride hindi nakakatulong sa akin. So tinanggal ko siya, nakipagkita ko sa kanya. Sabi niya sa akin, kasi nasa Bicol yun. Taga Bicol siya. Kasi diba Bicol kami? So taga Bicol siya. Message ko siya, sabi ko sa kanya, kailan ka magpunta dito ng Manila, pwede ba tayo magkita? Sabi niya sa akin, sige, sa susunod na araw ng channel, magkita tayo sa Ortigas. Ortigas, at ang office. Sabi ko, hindi ko yun alam. Sino dito yung, ang alam lang nila is yung bahay nila, tapos yung opisina nila. Bahay nila, opisina nila. Wala nang ibang napuntahan. Bahay, opisina. Ganun ako dati. 5 years ako ganun. Ang alam ko lang, bahay, opisina. Merong Ortigas, sabi niya sa akin, pumunta ka ng Ortigas. Saan yun? Paano pumunta dyan? Ganito lang, saan ka lang ganyan. Sabi ko, anong oras? Sabi niya, alas 7, merong training doon ng alas 7. Alas 7? Alas 7 yan pala yung kasagsagan ng trabaho namin. Di ba kasi pag nasa ano ka, pag nasa agency ka ng mga seaman, ang mga principal mo doon, syempre international. So, ang oras nila doon, mag-iba ng oras na. Mabayag ka? Bakit?
na bakit, sabi ko din, hindi na ako makakita. Kaso ito yung pinakatumatak sa akin na sinabi niya. Ang cute natin mga empleyado, hindi natin kaya ibenta yung kahit na anong parte ng katawan natin, sa kahit na anong halaga, pero yung buong oras natin, yung buong kakayahan natin, yung buong skills natin, kaya natin ibenta sa halagang 20,000. Meron pa ang 10,000. Meron pa ang 8,000. 6,000. Meron akong downline 100 pesos per day. Magkano yun sa isang buwan? 3,000 pesos. What's the sense, di ba? So doon ko siya narinala, sabi ko, may mali talaga. Hanggang sa doon na siya, nagtuloy-tuloy na. Nag-usap kaming dalawa. Sabi niya sa akin, okay, empleyado ka. Tapos nag-gabi ko lako. Ganitong gawin natin. Kapag meron pang nagsabi sa iyong tao, napapayamanin ka, makikinig ka? Yes! Makikinig ka? Yes! Lahat ba na sasabihin niya, susundin mo? Yes! Lahat ba ng ipapagawa niya, susundin mo? Yes! Ganun yung ginawa ko. Kasi sa kanya, siya yung buhay na gusto ko. Sabi niya sa akin, ikaw yung nakaraan ko. Kapag sinunod mo ako kung anong buhay meron ako ngayon, yun yung meron ka din pagdating ng pagkakaya. Yes, sila. Sa inyo dito? Nandito ba siya? Yes! O, kung wala, mamaya pasalamatan mo siya kasi dahil sa kanya, nandito ka. Yes! Nakita mo yung ganitong klaseng opportunity na sobrang ganda. Yes! Kasi nung mga time na yon, sabi ko, wala na akong ibang nakita pa na pwede kong pagkakitaan kundi inyo pala. Yes! Hindi ko pinanganap dati magkaroon ng sasakyan. Alam niyo kung bakit? Yes! Nung nag-empleyado ako, syempre commute. Sabi ko noon, mga kasama ko sa trabaho, nag-usap sila ng mga sasakyan. Sabi ko, ayaw ko magkaroon ng sasakyan. If ever magkaroon ako ng sasakyan, mag-hire nila ako ng driver. Social, diba? Mag-hire nila ako ng driver. Pero nung kalauna, nung nasa Englobal na ako, isa sa mga reason kung bakit ayaw ko ng sasakyan, kasi alam ko ako kasi pinag-empleyado. Hindi niya kaya bumili ng sasakyan. Or, actually, kaya naman makabili ng sasakyan talaga, ang tanong kailan. Diba? Pa-resign ka na, or pa-resign ka na. Paang tao dyan? Retire. So hindi ko naman nilalahat. Yun lang kasi yung akin. Kasi nabuhay ako sa ganung klase ng sistema. Walang nagturo sa akin kung paano mag-handle ng pera. Wala din nagturo sa akin kung paano gawin ng tama o patakbuhin yung buhay ko. Nataon lang kasi na merong tao akong pinagkatiwalaan talaga na kung ano yung gusto kong mabago ngayon, pinagkatiwala ko sa kanya lahat ng plano at yun lang din yung sinunod ko. Ano nangyari sa akin? Ano? Sabi niya sa akin, gawin mo lang din siya mga 2-3 hours a day. Magbasa ka ng libro. Kung halimbawa, nagpo-commute ka, yung oras na instead matulog ka sa van or sa jeep or sa bus, pwede kang makinig. Di ba lahat naman may cellphone dito? Yes. Ang tanong dyan, anong ginagawa sa mga cellphone natin? So, lahat ng yon, sabi niya sa akin, mag-download ka ng mga videos, audios, mga Q&A, lahat-lahat regarding sa business. Yun yung pakinggan mo, yun yung panoorin mo kapag meron ka tayo. Ano nangyari sa akin? 1 year, 5 months, part-time. Doon ko po na-release yung first card ko. Yun day after. At sabi ko sa akin ngayon, wala, ang sasakyan nandiyan lang din talaga siya sa paligid. Resulta talaga siyang naghihintay sa'yo dito once in a while may sasama. Pero ano yung pinaka na naging proud ako nung nakuha ko yung sasakyan? Alam niyo yung lakas ng loob? Na yung tipong nung dati, kung anong sinasabi sa akin sa office, pero parang hindi ka na matatablan. Alam niyo ba yon? Kasi dumating sa point na pinapili ako ng boss ko. Sabi niya sa akin, eto na yung mga nangyari sa'yo, bakit ganyan-ganyan na? Parang hindi na excellent yan, ganyan-ganyan. So pinausap niya ako doon sa wash area. Alam niyo yung wash area? Yung sabunan. Doon niya ako kinausap, sabi niya sa akin, ganyan-ganyan. So, meron ka na lang dalawang option. Either mag-Englobal ka, mag-resign ka sa work, or tanggalin mo sa Englobal at mag-empleyado ka pa rin kasama na. Noong mga time na yun, pinag-iisipan ko na talaga kung paano mag-resign. Hindi ko lang din talaga alam kung paano, pero si Universe talaga nag-delay sa akin. Sabi ko sa kanya, mag-resign po ako. Tapos siya naman yung nabigla. Diba sabi, di ba tinanong mo kung anong gagawin ko? Sabi ko mag-resign. Tapos siya yung biglang talagang sabi niya, sigurado ka, pag-isipan mo muna. Tapos kinabukasan, tsaka ako sabihin sa akin, yung decision mo talaga.
Hanggang sa kinabukas, nanakawin ako sa office, nagsend ako ng resignation letter. Isang buwan, di ba, pag nag-resign ka, pero isang buwan na palugit. Para i-train, yung bago, lahat ng mga kailangan mo ituro mo doon sa papag sa'yo. Sa isang buwan na yun, ang daming mga nagsabi sa akin, sigurado ka na ba talaga dyan? Nag-resign ka ba talaga? Sigurado ka na ba talaga sa resign global? Meron kung kayo maralito sa company natin, meron akong kakilala doon sa ibang company, pwede kitang may refer. Kung sabi ko rin mga time na yun, decidido na po talaga ako yung gawin. Tanong niyo akong bakit? Bakit? Kayo, isa lang talaga yung mga naisip ko ng mga time na yun. In just 1 year and 5 months, nagkaroon ako ng resulta. Paano pa kaya kung tatagalan ko pa yung pag-stay ko dito sa Inglobal, ano na lang kayang klaseng resulta yung pwedeng magkaroon ako? Yun, tituloy-tuloy ko na. After ilang months, nag-resign ako sa work. After 1 year, na-promote ako ng group gold executive. After same year, isa ako sa mga na-awarded as Millionaires Club ng Inglobal. Isa ako sa na-award na top 40 na AIM Global Gold. AIM Global Gold! So yun yung mga na-realize ko. Tanong niyo akong ano? Ano? Ang isang bagay pala na pinag-desisyonan mo at pinaglaban mo, paglalaban ka rin. Yes! Ganun din ba kayo? Actually, everyday decision siya na kailangan mong ipaglaban, na kailangan mong panaglaban. Kaya sino mga ulit yung mga empleyado dito? Sino yung mga full-time na? Yay! Para sa mga empleyado, bukas po, pagpasok niyo mag-send pa kayo ng hindi. Actually, nung pag-empleyado ka, nasanay ka ng gesenas katapusan, meron kang sasahurin, basta pumasok ka lang sa trabaho. Pagdating mo, paglipat mo ng Inglobal, pag full-time ka na, parang kakabahan ka talaga. Kasi ako nung mga time na yun, kinabahan talaga ako. Sabi ko, itutuloy ko ba ito o hindi na? Pero nasa utak ko, ang gusto niya na talaga is full-time. Pero alam mo yung kaba, ang laking factor niya. Yung kaba na hindi mo maintindihan kung saan ang galing, yung utak mo gustong-gusto na, pero yung puso mo parang nandun pa rin yung tatay. Kaya importante may mentor. Pakisabi sa katabi, mentor! Mentor! Yun yung taong yun. Yun yung gusto mong tao. Yun yung future na gusto mo. Kaya lahat, kung halimbawa gusto mo pumunta sa lugar niya, wala kang ibang kailangan pakipintin siya. Kasi lahat ng pagdadaanin mo, napagdaanin. Ibig sabihin, lahat ng mga sasabihin niya sa'yo, lahat ng iyon, nagawa niya na at ginawa niya talaga. Kaya siya nakarating doon. Okay? Nasabi niyo lang sa akin, sige, yan ang gagawin natin, ipaglalaban natin mo. Tapos ito pa, kailangan niyo si Applying Joseph? Yes! Noong mga time na hindi ko naiintindihan kung ano nangyayari sa akin, ewan ko siguro binigay na din talaga ni Universe sa akin yung kailangan ko talaga gawin. Nagpa-mentor kami, tapos sa mahabang table na yun, nandun ako mismo sa harap niya. Harapan kami. Tapos tinanong ko sino mga empleyado. Sabi ko ako, sabi niya, gano'n na mag-resign. Sabi ko, ano, malapit na. Ang sabi niya lang sa akin ganito, kung ikaw naging empleyado ngayon, ginagawa mo sa Inglobal, darating ang time, kailangan mo mag-resign. Alam mo kung bakit? Di ba pag nasa Inglobal ka, naniniwala ka na dito matutupad yung pangarap mo? Yes! Pagkakaroon ka ng sasakyan? Yes! Makapag-travel ka ng libre? Yes! Bakit may ipagpapalit yung piso-piso ang kinikita mo sa trabaho kung para dito, sa milyong-milyong kikitain mo pag nasa Inglobal ka? Diba? Pero magandang na yun, lakas ng loob talaga. After noon, tuloy-tuloy na. Kaya pwede pang sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang? Mag-resign ka na? Mag-resign ka araw-araw? Diba? Kasi meron mga kasama na hindi.
panoorin. Pwede ba yung parang pakaari sa milyar? Ano milyar? Ano milyar? Para sa kanya. Pagkain. So, tugad lang story show, gutom po. Ano, hindi pa tayo gutom. So, sabi Alvin, galing ko ng school. Alvin, sama ka sa akin. After ko ng trabaho, may pupunta tayo, kakain tayo sa... Sabi saan, kakain daw kami sa KFC. At that time, saan pa saan ako kumakain? Sa McDonald's, JLIM, masaya na ako. Sino nakaka-relate? Eh, probinsyano po ako eh. Makakain lang ako dati sa kapitbahay ko, tumatuwa na ako eh. Tama, bakit? Kasi yung ulam namin sa province, kung hindi tuyo, malunggay, aba. Yes. Kung wala kang pakainin, ako na lang, asin na lang. Diba? Asin, lagyan mo na ng mantika, masarap na, tama ba? Yes. So, yun yung buhay namin sa probinsya. So, ayun, ito pa kami magkakapatid, ako ba yung pinakakuha ko? Kasi wala sila dito. Tama ba? Yes. So, ayun ba, ito kami magkakapatid, ako ba yung bunso? So, ako yung pinakakumbain.
Tama. So ang sabi nila sa akin, black sheep. Eh sabi ko naman sa kulay ko, brown sheep. So ayun po, the rest is story. Na-invite ako ng ate ko dito, ang sabi magkain. Siyempre, gutom ako that time, sumama ako. Sabi niya, that time sa third floor pa. Sabi, maupo ka lang, mamaya na tayo kakain. Ang akas mag-withdraw pa ako, pinaupo ko ako sa harap. Ganyan na ganyan sa ganyan. Ganyan na ganyan. Tapos gutom. Ano yung gutom? Yung chan mo kumukulo, tapos naririnig mo yung tunog. Nararamdaman niyo na ba ngayon? Nararamdaman niyo ba? Yes! So, the rest is story, wala pa ako naiintindihan. Kasi gutom ako eh. Tama ba? So, yun po, good news, hindi pa ako nag-join sila ng tuloy-tuloy. Tumarasin po laway ko. Yan, kung hindi tumama sa'yo. Kasi sabi ng speaker lagi, pag yun tumama sa'yo, ikaw yung magiging unang millionaire sa kumulo. Yes! So, yun guys, sila po nagtuloy, ako po negative. Sino nakaka-relate dito sa mga first-timer? Ba't hindi ako nag-join? Simple lang, ang prinsipyo ko, kumbaga, kaya ako pumunta ng Manila para mag-aaral. Kasi yung mga nakikita ko sa province, ay isa pa pala, gustong-gusto kong pumunta ng Manila. Kasi yung mga kapitbahay ko, kung pumunta sila sa Manila, pag-uwi. Masimple lang, di ba? Maliit lang yung pangarap kong pumunti. Mamaya na yung kwento. Sabi, mamaya ang tanginin nyo ako, ba't di ka pa rin pumunti? Mamaya na yung kwento. Tama ba? Huwag nyo muna ako tignan. May kwento ko dyan. Ha? So, doon, the rest of the day, sabi ko, tsaka sabi ko, pag-uwi ng probinsya sila, may dagdag ng biskuit. Di ba? Eh, nung bata ka, wow! Biskuit! Di ba? Tapos kinukuha ko, binipili mo Skyflake kasi mahal mo Skyflake. Tama ba? So, ayun po yung nung bata ko. Tama ako. The rest is story. Ayun po. Maganda naman yung nangyari. Pagdating ko ng Manila, nakapag-aral po ako. So, pinag-aaral ko ng ate ko. Ang course is nahinto. Yan, nahinto. Anong joke? Bakit? Bakit? Yung ate ko, wala nang alawang sa trabaho eh. Ako pa kaya? Siya nagpapaaral sa akin. Ha? So ayun, isa lang yung sabi sa akin that time, naiintindihan ko yung presentation. Sabi ko, hindi, gutom na ako. Alam niya, legit, turo-turo. So nabusog naman ako, in-explain ulit, sabi niya, sige, gusto ko yan. Nga lang, number one, wala akong pera. Wala din siyang pera, nag-start pa rin global eh. So, good news, sabi ko, sige, kayo na lang muna. Kasi gusto ko mag-aaral eh. Ang ginawa ko, binigay, di ba sa mga member, may mga, hey, mga natutulog ba? gusto mo yung mga, matulog-tulog kayo. Ayun, tawag dito, scholarship program po, meron po yun yung package natin. Yun po binigay sa akin, then pinakita ko ulit sa ako po, sa TAF, yun. May naging scholarship ako na yung global. So, parang naman dyan. Nung po lalo, di po ako nag-join, tayo akong mag-join sa networking. Ha? Kasi ang goal ko is mag-aaral sa Manila. Kasi once na nag-aaral ka sa Manila, kahit di kilala, iba pa rin. Tama? Pero kung nag-aaral ka sa probinsya, kahit kilala ng school yan, pagdating mo sa Manila, di yung kilala. Mas kilala dito yung mga AMA, Datamex, yung university pinag-aralan mo dito sa probinsya, pagdating mo sa Manila, hindi po kilala yan. Nakaka-relate? Yes! So, ayun po. Nakapag-aaral ako. Nakapagtapos po ako ng software development engineering. Ayan. Sa mga nakapagtapos dito ng IT, ayun, makita mga kamay. Ay, huwag yung mga gamilya. Ayan, IT. So, masarap po ang buhay na lang ng makapagtapos ng IT. Una-una, sasakit mata mo. Pangalawa, kung dyan ka buong buhay mo, magkakaroon kang katarata. Pangatlo, papayat ka ng gusto kung stress ka. Kasi po, after po ng graduation namin, ayan po, na-hired kami po agad. So, direct hiring kami sa Smart Telecommunication. Ang sabi sa amin is, Alvin, pasok kayo dito. Huwag kayo. Ito yung trabaho nyo. Mabilis lang. Diba? Ang ganda ng offer, no? Tapos sa 20,000 per month. Programmer kayo. Magagamit nyo agad yung pinag-aralan nyo. So, sige sir. Direct hire kami, the rest is story, na tanggap po sa Smart Telecommunication, lima po kami magbabarkada, na nagpasok po sa amin bakla. So, tinuro pa po namin, mamaya sabi niyo, baka binakla niyo. So, yun po, kung ba nakapasok kami, kaibigan namin yun, sa pagdating namin doon, hindi po kami programmer. Ano yung trabaho namin? Ano? Encoder.
Di ba? Pero malapit naman na, di ba? Programmer, encoder. Magkatunog ba? Yes! Oh, malapit na, tama ba? So, papalapan na ngayon. Ngayon po, nagtrabaho naman po ako. So, 20,000 per month po starting na. In that time, wala po akong iniisip hindi sarili. Sabi ko sa iyo at that time, sarili ko lang. Meron ng ano yung susuporta eh. Tama ba? So yun, maganda naman po yung first month ko, sobrang saya. One and a half month ko, so saya na lang. Wala na yung bra. So second month ko, hindi na ako masaya. Third month ko, doon ako na mas na naliwanagan. Kasi that time, 3 months po, wala kami day off. At that time, pick up. Sabihin sa'yo na po, sige, sasanti ka rin bukas. So the rest is ito, kumbaga hawak, para kong aso na nakatali sa liig, na kahit ayaw ko yung pupuntahan ng amo, pasawad ko, kung ganito naman magiging buhay ko, na para kong aso, wala akong freedom sa sarili ko. Nakaka-relate? Yes. Kasi imagine mo ha, for how many years nag-aral ka? Bahay, school ka, tama ba? Yes. Tapos pagka nagtrabaho ka, papatayin mo lang sarili mo sa trabaho, hindi ko kayo napagalitan, ba't ganyan yung mukha nyo? Nare-realize nyo? Yes. For how many, imagine mo, nag-aral ka for how many years? Prep, elementary, high school, college. Tapos, papatayin ko lang yung sarili ko sa trabaho. Nahahawakan lang ng boss ko yung buhay ko. Although meron akong pera, pero kailangan mo pa mag-live. Para lang makalaya. So, nasaan yung buhay doon? Nag-guess nyo? Yes. Nasaan yung tinatawag na buhay? Ang tawag na buhay, merong hawak mo oras mo, kasama mo pamilya mo, mas marami kang oras sa pamilya mo kaysa trabaho mo. Tama ba? Yes. So, yung na-realize ko, so going yun, so after 3 months, pinahal ko trabaho ko. Ako po yung nag-awol. Yan lang po, alam mo trabaho mo, English, awol. Diba? Hindi ko alam mo ibig sabihin, sabi ng trabaho, pero mag-awol tayo. Ano yun? Hindi tayo papasok ng tumaro. Awol na pala yun. Sabi ko, buti. Ang kapuha na ng sahod na yun, mauwi ako ng probinsya. Good news, mas pinili ko magsaka kaysa magtrabaho sa Manila. Kasi sa pagsasaka, although kinalakihan namin magsasaka, sa pagsasaka, 100 araw. Direct araw dun. So, kahit yun, after kami bayaran, magkano ba gym? Pura lang that time. O, di ba? Magkano din ang 50? 50. Dati 25 ata, 20. O, di ba? Alam na, kasi di po ako manginginom. Nakasumalalaki dyan, kaway-kaway. Di ba kayo manginginom? Yan. Sige, manginom pa kayo para sunog baga nyo. So, yun po. After ng magtanim, di ba? Mag-araro, magpitas ng mais, iinom. Pagod ka. Yung isang gin, kahit lima kayo, lasing kayo. Yan, pinakamaganda pag-provincia. Pag wala kang pulutan, pag may dumahan dyan, na manok, yari yan. Pulutan yan. Tapos sabihin ng pinsan mo, sarap naman ang pulutan. Kaso na nakakaw yung bun, ha? Pero nangyayari naman yun, ha? Yung ganun kami kakabayad sa probinsya. Mas nilove ko, maging probinsyano, magsasaka, kaysa naman yung profesyon ko, kumikita ako, pero parang kakakulong. So wala kang pagkain sa preso. May oras kang kakain, may oras kang lalabas, may oras kang papasok. Tama ba? Yes! Katauhan! Yes! Katatamaan! Yes. Bakit meron kayong mag-resign? Huwag mo rin mag-resign. Bukas na, gabi na yun. So yun po. So paano ko na-involve sa yung global? Ate ko nilayawan po yung ibang 2009. 2012 po ako na-hire. At po, almost 1 year din ako nagsaka. December 2013. That was what happened in December 2023. Dito po ako nag-birthday sa Manila. So parang pwede naman. Ano kung bakit? Nag-decide po ako lumuwas ulit sa Manila kasi akala ko nakakabulong na ako sa family ko, yung pala sakit na ako ng ulo. Kasi po, mga barkada ko, syempre pag may trouble, kahit di ka kasama doon, barkada mo yung kasama ka ba? Yes. At tapos lagi ng pag-iinom. Kung ba yung surroundings, kita kung mga sakit na sa lipunan ba? Yan. So makit ba yung ulo nyo din? Kinasakit nyo ba yung ulo ng magulang nyo? Yes. Yan. So nag-decide ako pumunta ng Manila, tapos ang pera ko lang, 1,000, the rest is history. Kumbaga, lakas ng loob, pumunta ako ng Manila.
At ang sabi ko sa ate ko, ate, ang ganda ng ginagawa niyo. Doon ako nagkamag na ayaw ko ninyo kumbaga, abang bata ako, kailangan ko pasenso kasi ang hirap ng buhay na paulit-ulit, magsasama ka, magtatrabaho ka, kukuha ng sahod. So ayaw ko naman ng ganun. Nakamakakapunta na ako ng lugar, doon lang sa kapitbahay ko. O kaya sa kabarangay. Kaya kung may kaaway ka ba doon, isang kabarangay, hindi ka makakapunta doon. Tama ba? Yes! O, nakaka-relate? Yes. So yung buhay ko before, ganyan. And yet, ayun po, nag-design ko lang sa Manila, sabi ko, try ko lang ginagawa niyo. Nag-start po ko 2,000, sabi ko, pinautang ko ng ate ko, namang, siyempre, 4,000 muna. That was 7,980 pa that time. Ayun, magkano na lang? Yes. Diba? So, 7,980 back time, binigyan ko ng 4,000. Anong gagawin sa 4,000? Kailangan ko dadagdagan pa ng 4,000, gawin na lang. So, anong ginawa ko? Sabi ko sa ate ko, ate, akin yung produkto mo, magbebenta ko. Kinapala ko yung mukha ko. Sa guwapo ko ito, nagbenta ko. So, ba't yung mga pagmumukha niyo, parang ayaw niyo natang pagdating? Lahat po nang hindi tatawan at aayon sa sasabihin ko, di po yayaman. Maraming dito. Maghihirap po kayo. So, ayun po. Nakapag-join po ako. Kumbaga, mayroong internet. Tama ba? So, internet, 2014 na lang. 2014, ayun po, binakpak po siya. Nakapag-benta po ako ng white light. Kahit sobrang itin ko po that time. Alam niyo kung paano? Paano? Sabi ko, bilhin mo to, kung hindi, napupulot ka sa akin. Ngayon po, sabi ko, liver detoxifier to, maganda sa mga inom to, and pamilya naman siya sa glutathione, nakabento ko ako. Isang araw po, kumita ako. Yung 5 days sa pagsasaka, kinita ko lang isang araw. Ready na? Yes! Sabi ko, maganda pala to. Tama. So yun po, in 2 years time, hinataw ko siya. Ah, naging silver executive po ako, gold executive, and billionaire's club po. At race of 23, ayun po, nakapaglabas po ako ng sasakyan ko. And first club po. Kaya naman ngayon, kung meron nakabili ng sasakyan, meron kami sasakyan. Ba't na ang kinagawin na simple lang? Ang sarap po kasi magkwento na sa dugod pawis mo, nakuha yung resulta mo. Yes! Yes, kwento mo! May sasakyan ako! Pero bigay lang pala ng nanay mo. Ah, ka-relate? Yes! Kahit po tayo. So guys, isa sa mga masasabi ko, iba kasi yung yaman mo sa yaman ng pamilya mo. Yes! Kasi kung ilan, may 1 million yung pamilya mo, 10 kayo mga kapatid, kapag namatay yung magulang mo, tingnan mo magkano kayo. Na ba? Yes. 100,000. Before may bibigay sa iyo yan, maraming bang proseso sa gobyerno. Na ba? Yes. Like Lusutan, bilyonaryo? Yes. Nung pinaghati-hatian yung pera niya, do you think, ang laki din napunta sa gobyerno ito? Before nakuha yung pera. So yung mas masarap, kung ikaw, mayaman ka, may pera ka, matawin mo yung global. Bakit? Kasi meron ka na, tama, ginagawa mo yung global, nakaka-inspire ka. Yes. Ah, ba? Nakalok eh. Kung walang wala ka na, parang awa mo na gawin mo na yung global, walang wala ka na, ipapride ka pa. Yes. Ah, ba? Yes. Walang wala ka na. Wala ka na makain, pamasahe, ayaw mo pa mag-aim global, ayaw mo na networking. Samantalang taas ng networking ang buhay. Yes. Ah, ba? Yes. So for me, kumbaga, ako nakapagtaos. Talaga yung may, kung may sasalita ako, bulol talaga nito. Ito. Hindi ako Bisaya. Pare, Ilocano ako. So yan guys, the rest is story. Ginawa ko pa siya. Ang sarap pala. Ako, ito yung inayawan ko ng 2009. Yung inayawan ko ng 2009, ito pala magpapabago sa akin. Kaya ikaw, first timer, huwag ka naman. Huwag mo na ako tularan. It took how many years before ako open sa ganito negosyo? Na ito lang pala magpapabago sa buhay ko. Meron nang babalik sa akin, yun yung oras, sabi ko, yun yung oras inimbitahan ako ng 2009. Kasi kung ginawa ko pa ng 2009, ano yung buhay ko na ngayon? Tama ba? Yes! Kaya ikaw naman, first time, huwag ka na magduda. Pag-uwi mo sa bahay mo, tingnan mo yung bahay nyo. Pag-duda.
madali, ah, wala pong madali, anak. Kitaan na pera. Tama ba? Well, there's no easy money. Bahala na po kayo sa Tagalog. Ang hirap po sa mag-Tagalog eh. Magalap pag naman dyan! Well, guys. And ngayon, yun po yung nangyayari sa akin. Napanood nyo po. Dati po ako kulay kahoy. Ngayon, kulay tabla na. At least may nagbago, di ba? Kasi naman nognog ka na, nognog ka pa rin ngayon, di ba? Ikaw ba yan? Nakalip pa na. And finally guys, narating namin to kasi magkakapamilya kami. And yet, yung natapos namin, kumbaga, ako lang pagtapos, sinabi yung sarili ko, kumbaga, ito yung profession ko, kung ito yung pabago sa buhay ko, kahit pa, magbenta ko ng panty brand. Gagawin ko yan, susukat ko pa. O, di ba? Mabago yung buhay ko. Gagawin mo ba? Yes! Isang maling ka? Yes! Kalokohan niya. Makakasuhan ka dyan. So, ayan po kami guys. Sa mga baguhan, sa mga member na. At ang laki ng lamang mo. Nandito ka na, member ka na. Tama ba? Yes! Gagawin mo na lang, humataw ka. Yes! Kasi kung tatamad-tamad ka, wala kang pinagkaiba sa mga nagtatrabaho din. But I'm not against employee, ha? Dahil sa kanila, ang dami natutulungan ng ating lipunan, bansa. Tama? Hindi pa ako ganyan sa empleyado. Kasi nagtrabaho din po ako. Ay, hindi ko pa binababa pag-empleyado, ha? Don't get me wrong, ha? Guys, for me, naranasan ko rin ng trabaho. Ang sa akin lang, gusto mo yung buhay paulit-ulit, ang insena sa katapusan? Ang insena, sasahod ka, pambayad ng utang, kuryente, tubig, pagkain, mahungutang ka na naman. Pag at the end of 30th, magkakaroon na naman, mamumutang ka. Gusto mo ba ganun lagi yung buhay mo? Hindi. At hindi mo ba napapansin? Kapag nagtatrabaho ko dapat, hindi ka bawon sa utang. Marami nagtatrabaho, parang iba eh. Nagtatrabaho ka para makapag-ipon ka, hindi para malubog sa utang. Eh marami po akong kakilalang ganyan, na nagtatrabaho, mas nalubog sa utang. Ibig sabihin, pag nangyari sa'yo, may mali. Dapat mong baguhin. Ama ba? Yes! So, yun po, yours truly. Yung story po, first po, akala, pangarap ko din po mag-abroad, that time. Kasi at the age of 23 dapat, nasa abroad na rin po ako, Dubai. Coder din po, mga 30,000, 60,000 naman. Malaki ba? Yes! Naantay ko na lang po yung pag at the age of 23 para makuha ko sa Dubai. Yung nga lang, at the age of 23, nabago yung buhay ko. So, sabi ko, wala pala kung saan ka, ang opportunity na magpapago sa buhay mo. Wala yung magpapago sa buhay mo, ikaw lang ang desisyon mo. Yes! Yan. Kasi minsan, mag-pride ka, takot ka sa sasabihin ng tao, hindi mo kinatatakutan, yung wala kang may sahig. Diba? Ang Pilipino kasi, hindi naman lahat. Pero kadalasan, mas iniisip pa ang sasabihin ng iba kaysa isasahig nila. Diba? Tama, di ba? Marami ng tamaan, no? So guys, ayun po, ayun po, nakapunta po ako ng sa local trip po, ang pangarap ko sa Boracay, kung nakapunta ka ng Boracay, iba. Di ba? Yung nakapunta ng Boracay! Di ba? Marami nakapanty bra dun. Sabi yung sasalamin ka lang. So, wala natin kayo, di ba? Pero kung nakita nyo, nakapanty tsaka bra, yung lalaki, iba yun. Tama ba? Tama ba, first ko, kasi iba pa rin makapunta ko sa mga well-known places eh. Ah ba? So nakapunta ko ng, halos naikot ko na rin po yung buong Pilipinas. Napalakpak naman. Year 2017 po, ay na-qualify po ako sa Hong Kong trip qualifier, all expenses paid by in global. Sobrang sarap po dun. Ako nagsasabi sa inyo. Kasi imagine mo mga bata pa lang gagaling mag-injik. Hindi mo maintindihan? Oo, magaling pa lang, oh. May masabi lang. So, yun po. First time ko po sa Hong Kong, first outside the country ko. Ayun po, punta kami sa City Tour, tapos sa Disneyland. Grabe sa Disneyland. Pag ang tao pumasok doon naman lungkot, baliw siya. Tama, kasi happy face po siya. At hindi ko pa makakalimutan ride doon yung gano'n, no? Yung gano'n. Sino ang kapunta ng Hong Kong dito? Yan, naranasan nyo din yung mag-gano'n?
Ganun ka? Yung mga gusto mo na mahimatay? Tapos nalaman naman mo, kailangan mo pala isang ride pa pala. Ha? So yung 360, yan, grabe na ang mahimatay. Ayan, alam niyo ba yung balls mo nandito? Diba? So ayan po, ang dami. Kung ako sa inyo, before kayo mawala sa mundo, punta kayo sa Disney. Parang nasa niyo man yung sinasabi ko. Ha? After na... Totoo naman, di ba? Pangarap niyo yun, di ba? Sino ayaw pumunta ng Disneyland dito, Hong Kong? Sino ayaw? Taas ang kamay ang ayaw. Ayan. So yun, next na lang, pinuntahan namin is Ocean Park. Ang Ocean Park po, very slight na po yung mga rides nila doon. Very slight na po. Hindi pa pag binagsak, ito may espiritu mo. Dito yung katawan mo. Yung Abyss po, o kaya yung The Flash, kung umiikot, 360 degree. Kapag namali yung hininga mo, makakahimatay ka. Tapos pag namali hininga ng katabi mo, mahihimatay ka din. Matutulatang sa ginan eh. Yung laway eh. Sabi, waaah! Ang giyak ka! Ayun, experience mo din. Sa Abyss po, yun, grabe ah. 150 feet ata. Tapos biglang ibababa ka. So, grabe, imagine niyo yung sobrang taas, tapos biglang ibababa ka. Di ba ang sarap? Yeah, parang namumutla ka na. Yeah. So anyway po, meron po akong fear of heights. So takot po ako sa matataas, kung ano matangkad ko. So, yun po. So pag nakikita ko yung baba, parang mahihimatay ka, parang nanginginig ka na hindi mo alam, mahihihi ka na hindi mo alam. So dun po, sabi ko, nasa isip ko lang pala yung takot. Kapag naranasan mo pala, gusto mo ulit-ulitin. Parang siya yung global lang yan. Yung takot mo, tagbuhan mo, o yung takot mo, harapin mo. Yes. Sabi nga na, how can you face your problem if your problem is your face? Di ba? So yun po, ayun, grabe, sabi ko, harapin ko na lang. Sabi ko, kung mamatay mo na ako dito, at least ibang bansa. Maraming namamatay sa Pilipinas na. Di ba? Ano yung mindset ko? Mamatay man ako, at least social, sa ibang bansa. Di ba? Kung Diyos naman, nandito po ako sa harapan niyo, palakpakan niyo naman. So, ayan po. Then, ayan po, sobrang sarap. Kasi all expenses pay. Kasi, actually, kaya mo naman pumunta mag-isa sa ibang bansa eh. Kaya mo naman ang expenses na talaga pumunta. Pero iba pa rin ang libre at marami kang kasama. Yes! And yet, masaya. Kasi kung ikaw lang mag-isa, pamilya mo kasama mo din. Kung wala kang lakas ng loob dun, wala rin sila lakas ng loob. O mumurahin ka nila pag pinasakay mo sila. Di ba? So yun, the rest is story. And next po, yun po, nag-Malaysia po. Nag-grabby po ako sa Malaysia. Ngayon po, 2018. Last travel ko, Maldives. Maldives na naman po. Maldives po, simple lang, grabe. Hindi siya, sobrang maganda siya, simple lang. Tapos nalaman naman ko, magpumunta ka doon, dapat packet pa ako, mga 100,000. Tapos mamasahin pa lang, mga magkano. Pwede ka lang makakuha, excuse me, pwede ka lang makakuha mga 30,000 na tour. O ganyan, meron po, mga 20,000. Yung nga na, mas maganda ba yung Palawan, kaysa po, pero makapunta ka ng Maldives, di ba? Pero yung pinuntahan po namin doon, dahil sobrang generous ng company, parang panamalang yung global. It's a 5-star hotel. Sheraton Maldives. And direnta po, halos direnta po nila buong isla. And they spend ng, maliit lang ako ang spend ng yung global, 50 million. Tapos ang gagawin mo doon, maglalangoy with the sharks. Ayan ako sa yung baby shark, di ba? So ang sabayan po yung mga pati maliliit lang, hindi naman sa nakagat lang magtutong. So, sasabihin ako, di ba? Next touch lang naman na, kumbaga, nananakit yung mga shark. Once na nasa dagat, hindi po, sayawan mo na silang baby shark. Kasi na mahaga. Na anyway po, mabait sila, basta busog sila, pero magtutong, huwag ka nang lumangoy. Ha? So, ang ganda, sobrang ganda ng place. So, kumbaga, paradise talaga. Sobrang ganda.
hindi ko may paliwanag. Gusto niyo may, gusto niyo kan, gusto niyo maramdaman? Yes! Gusto kan, maganda sa Maldives? Yes! Pumunta kayo? Yes! Diba? So, ang ganda dun. Tapos mga nagtatrabaho ng mga Pilipino. Tapos sabi nila, ang yaman nyo, sir! Grabe, kain po kayo, ganun, masasarap na pagkain dito. Diba sabi ko, anong ginagawa ko dito? Tatrabaho ko. Grabe, ang yaman nyo po. Ay, siyempre, nasa Indoro na po. Pero hindi nila alam. Free po, free ng Indoro na po. And yun, sa mga hindi member, gusto nyo makapunta sa Hong Kong? Yes! Gusto nyo marating-arating namin? Yes! Sinong hindi? Tasa naman. Sila. Galit ka. So guys, lahat po ng sinabi ko sa mga hindi pa member, useless po yan. Kahit makamotivate ka, nabuhay ka ng pangarap, kumbaya na rin yung realization mo, nabuksan mo yun, kung hindi ka mag-member. Basic po. Kung nalang, umalis sa mga sa kahirapan. Tama ba? Yes! So ang gagawin mo lang is trabawin mo. At tanggalin mo yung emosyonal mo. At tapos, umatay ka ng training. Tapos, huwag ka na magpa-bebe sa apply mo. Atay ka ng training. Masakit yung tuhod ko. Diba? Umatay ka ng training, apply, umuulan. Busit ka. Guys, yun, nakatapos na po ako. Pero for me, mabibitaw ko ng salita. Habang malakas ka, habang bata ka, sumubok ka at gawin ka negosyo. Huwag mo naantayin. Huwag mo naantayin ang tatanda ka sa mga susubok. At one thing, huwag mo naantayin. Masusubok ka pag patay na yung mga pamilya mo. Ay, grabe naman. Pawala pala. Pero mas mamaligtig. Huwag mo naantayin na kung buhay pa yung parents mo. Saan ko lang marirealize ka ito pati dapat ganito ginagawa ka sa mo. Kapatid mo, kamag-anak mo, nanay mo, okay lang na gano'n yung reaction nila. Alam nyo kung bakit? Bakit? Concerned sila sa inyo kasi nababalitaan nila puro negative. So, hindi mo sila.
Pero ikaw nandito, ikaw magdesisyon, hindi sila. Yes. Sa mas nabagong buhay nila, nabagong buhay mo, mababago din yung buhay ng mga katulad. Yes. So guys, thank you. Hindi tayo dito na ako. Ngayon, picture tayo. Ako tawagin yun. Gusto nyo ba ba? Yes! Siyempre, pumayo muna kayo. Tapos picture tayo. Hindi kunwari mo sila, dapat masaya. Magkwento. So guys, kung nilalampakan nyo, okay lang po ba malampakan natin siya? Yes! 1 million! No! Walang million! No! Isa pa! Dapat hindi ka lang nakikinig, tama? Kung ba excited, dapat nakikinig ka at ini-internalize mo yung sinasabi ng speaker. Yes! Tama ba? Yes! Huwag lang kura excited. Tama ba? Yes! 1 million! No! 1 million! No! Okay, okay na ako. 1 million. Okay, 1 million! 2 million! 3 million! 4 million! Good afternoon, ladies and gentlemen. So, good morning! Good morning! Pa, good morning! Good morning! So, magaling po ba si Alvin Soriano? Yes! Pogi po ba si Alvin Soriano? Yes! Yes. Sino po mas pogi? Ako o si Alvin? Ayan, so good morning po sa inyong lahat and welcome po sa A-Global Season tonight. So, my name is Coach Genesis Yabut or you can call me Butch. Ayan, so sino po yung mga first timer dito, taas po ang kamay. Diba? Palakpakan po natin mga first timers. So, nandito po kami ngayon para mag-share po ng mga success journey dito sa A-Global. Gusto niyo bang maging successful? Yes! Hindi mo maramdaman, gusto niyo bang maging successful? Yes! Ako po si Genesis Jamar Biyabut. Yan, ako po yan. Palakpakan niyo naman. Sabi ko nila, ako na doon ni Jantoy. Tama ko ba? Parang yun na yun. Parang pumalak pa kaya. So, ang dati ko pong trabaho is empleyado. Sino po yung mga empleyado? Taas po ang kamay. Yan. Saan po kayo nagtatrabaho? Buti po nakarating po kayo dito. Palakpakan po natin mga empleyado. So, ako po, bago po ako na-invite dito sa A-Global, dati po akong empleyado. Nagsimula ako sa pagiging service crew ng fast food. Sino po yung nakakain sa JLIM? Itaas ang kamay. Na hindi po ako sa JLIM, hindi po ako mascot ha. Ako po yung fry man or nagluluto ng chicken joy. And ang background ko po, hindi rin po ako nakapag-college. Sino po yung mga high school graduate dito? Itaas ang kamay ha. Palakpakan naman natin. So, ako po yung testimonial na hindi kasiguraduhan na kapag gumaduin ka is
Yayama ka talaga. Kasi kaya mong yumama dito sa Inglobal kahit hindi ka nakapag-alit. So, after ko mag-rumagate ang high school, since breadwinner po ako sa amin, ako po yung pinaka-panganay sa apat na magkakapatid. So, okay na ba kwento ko yung buhay ko? Okay na ba? Yes! Doon along Commonwealth, yung mga sa along mga B-Rouse doon ako lumaki. So, ang trabaho ng tatay ko is naglalako na lumpia, yun yung binuhay niya sa amin. So, kailangan ko talaga mag-apply ng trabaho para makatulong. And good news, natanggap naman ako sa JLIM. And napansin ko, dito sa Pilipinas, kasi after mo magtrabaho, after 5 months, tanggal ka na kasi hindi ka naman regular. Tama po ba? Yes! And hindi ka naman mare-regular kapag hindi ka naman college graduate. Tama po? Yes! So, ayun, after 5 months, apply na naman, paulit-ulit lang po yung senaryo ko ng gano'n. Hanggang sa iba't-ibang trabaho din po yung napasok ko. Nagtrabaho din po ako as ahente ng credit card, ahente ng bahay at lupa. Basta, kailangan ko lang talaga magkatrabaho para makapag-sustain dun sa pangangailangan ng pamilya. Hanggang sa one time, na-invite po ako dito sa Inglobal ng kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko, nagbabanda siya, and nainganyo ako kasi nakita ko, kumita siya ng cheque. So, ang sabi niya sa akin, Butch, baka gusto mo ng extra pagkakitaan. Ako naman yung tao na wala akong pride, wala akong ego kasi wala naman ako pinag-aralan. Tama po ba? And ito pa yung sabi sa akin, wala namang mawawala kapag matagal ka nang wala. So, medyo pumasok sa loob-loob ko, pumirot. So, ginawa ko, umattend ako ng seminar, and dyan ako nakupo sa kinakatayo ni Kuya. Ganyan na ganyan din yung upo ko. Medyo tumitingin-tingin din sa relo. Kasi, gutom na. So, sino po yung mga gutom dito? Yes. Yan, gutom din po ako nung umattend. Pero okay lang kasi, after mo makita yung opportunity, yayaman at yayaman ka na. So, palakpakan nyo naman. Yung gutom, yung kasing niya. So, to cut the long story short, nagustuhan ko po yung business. And wala din po akong 6980 that time. Ang nangyari, ginawa ko ng paraan. Kasi sabi nga, kapag gusto mo yung isang bagay, marami? Paraan! Kapag ayaw mo, marami? Paraan! So, ginawa ko ng paraan. After 5 days, nakapag-start na ako. So, nag-start po ako sa field. Wala pa pong Facebook that time. So, inaral ko po yung business. Matending po ako sa training room, paulit-ulit, narinig ko hanggang sa nag-start po ako mag-present sa iba't ibang probinsya. Kasi nag-resign po ako sa trabaho and nag-full-time po ako sa business. So, taas po yung kamay ng mga kapitan nyo dito. Alam niyo po ba nung na nag-start ako as full-time in global business, akala ko mabilis lang yung maman, yung pala, ang hirap din. Tama po ba? Yes! Hindi pala ganun kadali. Yes! Ito yung panahon na nag-all out ako or sabi ko, ito na talaga, dito na talaga ako yayaman. Pansin niyo po, payat pa ako? Yes. Ngayon, ano po ba? Payat pa ba? Yan. Nangyari po, yung time na yan, nagpunta po ako ng Southern Luzon, nagpunta po ako sa mga probinsya. Naalala ko po yung time na yan kasi bumabagyo po yung panahon na yun. Yung dala-dala kong damit, inaamag kasi hindi po natuyo. And yung bahay kasi namin, squatters area, medyo may awang po yung bubong. Familiar po ba? Nakaranas na ng gano'n? Yes! Pagso, super typhoon, talagang pumapasok yung tubig. So, namumuti yung damit. Naalala ko that time, ang bago ko lang yung pangarap. And naliniwala ko ako kapag gusto mo isang bagay, wala talagang makakapigil sa'yo sa pagyaman. Yes! So, nag-start po ako, nagkaroon po ako ng downline na may tatay siyang pulis. And doon po ako nag-start. Napa-member ko po yung isa sa PNP chief doon sa Romblon. Kaya nakapag-start po ako mag-present sa bawat stations. And then, lahat po ng barangay, nag-present po kami. So, isa lang po masasabi ko sa inyo.
hindi nyo na po pagdadaanan yung ganito dahil may online Facebook marketing. Yes! Tsao ba? So, ayun po. After doing the business, dire-diretso po, nagkaroon po kasi ng online FB marketing na lahat natin ginagawa. Doon po ako nag-start mag-invite ng mga OFW sa Saudi, Middle East, alam sila na hindi mo alam. Kaya, dito sa AIM Global, posible pala na magkaroon ka ng sasakyan. So, palakpakan nyo naman. Nung ilabas po namin yan, di pa po ako marunong mag-drive. As in, di pa po ako nakasubok. And, wala pa po akong lisensya. Pero dahil sa ibibigay talaga ng AIM Global yung deserve na buhay sa'yo, magkakaroon ka talaga niyan. So, ayun po, nagkaroon po ako ng sasakyan. After po nun, syempre, since may sasakyan ka na, ganado ka na. Diba? Tama ba? Yes! Ito yung time na halos hindi ako makatulog kasi parang hindi ako makapaniwala na may sasakyan ako. Na parang madaling araw kumababa ko para makita ko totoo ba o hindi. Alam mo yun? Yung ganun pakiramdam. Na parang gusto mong dun matulog kasi ramdam mo na worth it yung pinaghirapan mo sa Inglobal. So, yun po yung pwedeng mangyari sa inyo dyan. So, syempre, dahil sa may momentum ka na, may sasakyan ka na, on that year din, 2015, na-awardan ako as one of the Millionaires Club ng Inglobal. So, yun po, para sa mga first-timer natin, yung 6980 na nalabas mo, kumita na ng 1 million pesos. So, na-awardan po ako niyan sa SM MOA Arena. Ang sarap po ng feeling na awarded ka. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako, alam niyo kung bakit? Kasi po, sa labas, hindi ko naranasan na umakyat ng stage. Ang huling akyat ko ng stage, naalala ko po, kinder pa ako. Kasi nung elementary, absent din ako sa graduation. Nung high school ako, dahil may utang po kami sa eskwelahan, hindi din ako nakagraduate. Pero dahil sa AIM Global, binigay niya hindi lang isang simple graduation pero awards night sa inyo. Sa among ano. Ang sarap ng pakiramdam kasi kakamayang ka ng mga may-ari. And ramdam mo na talagang nakuha mo yung success sa AIM Global kapag kumita ka na ng video. And alam niyo ba guys, na kapag ka na-hit niyo na yung first million sa AIM Global, sobrang dali niyo na ma-hit yung mga susunod na million. Yes! So, excited ba kayo? Ikwento ko yung mga susunod. Yes! After po niyan, syempre, dahil sa ganado po ako, lalo ko pa kong sinipagan kaya na-awarded ko yung bayan. Global Ambassador means dahil sa lumaki na po yung grupo ko, international, dami po nag-reorder, meron na pong fix na kinikita ka sa Unilevel and Stair Step. Yung kinikita ko po dyan, mas mataas pa sa manager ng call center agent. Yeah. And going on, wala pa pong pairing-pairing doon ng 500 na 1,000. So palakpakan nyo naman po. Sino po yung gusto na dito?
January to March. Ayan. And isa pa po sa pinaka sobrang saya ko kasi alam niyo po, ever since nabuhay po ako, nangungupahan lang po kami ng pamilya ko. And naalala ko simula bata kami, ilang beses kami pinapalayas dahil hindi po nakabayad ng renta yung mga magulang ko. Ilang beses kami nag-NPA, siguro mga 20 times kami nagpalipat-lipat kasi hindi kami makabayad. Pero dahil sa ganda po ng sistema ng E-Global, nagkaroon po ako ng first property ko worth 1.7 million. Wow. Sarap po ng pakiramdam kasi may bahay ka na sarili. Tama po ba? Yes! Sino po dito yung gusto magkaroon ng house and lot? Wow! Sobrang sarap ng pakiramdam na hindi mo na mararanasan na mangupahan ulit. And hindi ka na, alam mong may safe ka na tutuluyan. Hindi na tumutuloy yung bubong mo. And secured po kasi nasa village po yan. And syempre, dahil po, nag-start pa lang po tayo sa E-Global, stepping stone pa lang yan kasi ibigay ko po yan sa mga magulang. Palakpakan nyo naman. Yan po, next is, syempre, dito po sa E-Global, sobrang blessed po ako kasi dito ko po nakilala yung asawa ko. Hello. Dito ko po siya nakilala as member ko. Sabi nga, may forever. Tama po ba? Yes! So, tingnan mo yung katabi mo. Sa kaliwa. Sa kanan. Palay mo siya yung forever mo, di ba? Kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. So, Elko, dito ko siya nakilala. And nagkaroon po kami ng anak, 6 months old, si Baby Muchokoy Koy. Palakpakan nyo naman. So, everything sa page, Baby Muchokoy Koy, pwede po kami i-like. Yan. And tuturuan ko po yan mag-OPP sa loob ng 1 year. Alam niyo po ba na 1 month pa lang yan, traveler na yan? Kasi 1 month pa lang po yan, nakapunta na ng isang island yan. Palakpakan nyo naman. Tapos within 3 months po, parang 3 island na yung napuntahan niya. Tinuturuan ko kasi siya, na sabi ko, anak, dilibutin na yung buong mundo. Yeah. On the process na rin po yung papers niya, yung passport niya, kasi sa birthday niya, pupunta po kami ng Japan. Wow. Sino po gusto magkaroon ng pamilya? Taas ang kamay! And dahil din po sa E-Global, isa din po ako sa nag-travel ng libre all expense paid ng company dun sa Hong Kong noong 2018. Kaya nabalik po ako kasi on my experience, sa buong buhay ko po, first time ko po sumakay ng aeroplano. Lumilipad pala talaga yung aeroplano. Inakabahan po ako kasi ibang klase pala yung pakiramdam ng take-off. Talagang, alam mo yun, nanginginig, alam mo yun, ang sikip. Tapos, pag gumagalan, diba, nakakakaba. Pero paglapad mo, ang sarap ng pakiramdam. Tapos, iba yung simoy ng ibang bansa. Ang bago, bakit ganun? Tapos, nakita mo kagad yung mga bata, ang gagaling mag-Chinese. Bakit kaya ganun? Bata pala, magaling na mag-Chinese. Kasi, tagalan, diba? And syempre, nakapunta po kami sa Hong Kong Disneyland and sa Ocean Park. So, ang sarap ng pakiramdam kasi sasakyan mo yung mga sobrang hirap na rides. Hindi po ako magaling sa, hindi ako fan ng mga rides, pero dahil sa E-Global, naranasan ko talaga magpaikot-ikot dyan sa Ocean Park at sa Disneyland. Palakpakan nyo na lang. Alam mo ba guys na this coming Maldives and Japan sa focus na nagiging qualifier? Palakpakan nyo na lang. Next. And dahil po sa maganda yung negosyo, ang ginagawa po namin, hindi po kami tumitigil na magpa-uwi ng mga OFW sa abroad. So palakpakan po natin yung mga OFW. Sino po dito yung mga OFW? Taas po ang kamay. Yan. Sino po yung mga AUBI? Unstoppable dito, taas ang kamay. Yan. And hindi po kami tumitigil mag
pa-uwi ng OFW kasi ang sarap po ng pakiramdam na natulungan mo sila at nakuha din nila yung pangarap nila sa Team Global. Palakpakan nyo naman po. Isa po din sa mga nandito, mga members po namin, si Upline Edmer Garzon. Takaway ka naman, sis. Yan, dapat po siyang OFW sa Abu Dhabi, sa Dubai. Si Ate Emily Artilahon, kaway ka naman. 22 years po na OFW sa Saudi. Ngayon po ng fortune po. Sa po si Kuya Jerry Cabalos, driver po sa Saudi Arabia. Ay, grabe! Ang fortune po sa grupo namin. At marami pang iba na sa likod. Yan. And syempre, dahil marami kang inanakit or maraming kapangbagahin. Ang hirap talaga ang proseso. Tama po ba? Yes! Kailangan dito palabang ka. Dapat all out ka. And syempre, kilala niyo po ba si sino po yung fan ng Avengers dito? Taas ang kamay. Yan. Kilala niyo po ba si Iron Man? Yes! Share ko lang po kasi nakita ko to sa Facebook kanina na si Robert Downey Jr. or mas kilala sa Tony Starks, yung gumanap sa Avengers, Iron Man, way back, bata pa lang kasi siya, nilalaki siya ng magulang niya na yung tatay niya kasi director, Hollywood. And then, drug addict kasi yung tatay niya. So, bata pa lang siya, kasama, kajaming na siya ng tatay niya, yung nagda-drugs sila. Dumating yung time, nagbinata siya, nag-drugs din siya. And noong 1999, nakulong siya, kasi nagkaroon siya ng kaso sa drugs. Pero way back, talon tayo ngayon present, 2019, isa siya sa highest paid actor sa buong mundo. So anong point? Hindi po problema dito kung ano yung nakaraan mo. Ang importante dito, kung ano ka ngayon, at kung ano yung gagawin mo para bukas. Tama po ba? So, hindi importante ngayon kung ano yung pinagdadaanan mo. Wala kang pera, nagugutom ka, nahihirapan ka magbayad ng utang, nahihirapan ka magbayad ng bills, pumuputulan ka ng kuryente, hindi mo alam kung paano kukunin yung pagpapaaral ng anak mo. Okay lang yun. Ang importante, nandito ka na sa Global at willing ka ipaglaban ang mga pangarap. So, with that, kailangan po, si Ann. At syempre, hindi lang po ako yung mag-share kasi kung ako po, pinakinggan nyo, mas deserving itong tao ko yung pakikinig nyo. Okay lang po ba? Yes! Okay lang po ba kayo? Yes! Pero bago lahat, selfie muna tayo. So,
So itong tatawagin ko, nakaka-inspire kasi dati siyang negosyante. Sino po yung mga negosyante dito? Taas po kamay. Yun, palakpakan po natin. Kung meron pong empleyado, merong accountant, meron pong JLIM service mo, ito pong tatawagin ko, businessman na nagyan. Pero, dumaan yung time na ilang dekada siya na nagnegosyo, ups and downs, and talagang bago siya ma-invite dito, sad-sad talaga yung negosyo niya. So, isa siyang mahiyain, hindi rin sanay magsalita at ipisarap, pero nagawa niyang yumaman. Palakpakan niyo naman. Sino yung mga hiyain dito na sa kamay? So, ang point dito, kahit mahiyain niya, may chance. Yes! Ito ang nakakabili, kasi after 10 months doing the business, naging Billionaire's Club siya ng company. Palakpakan niyo naman! Billionaire's Club member, Gold Executive, Top 500 ng AIM Global. So, welcome po natin. 1 million! Wow! 2 million! Wow! Ayun po tayong lahat. At milyon-milyon palakpak para ang Pantay Champion! Welcome by parang gusto ko lang isa mga bumaba doon. So, yan, dahil po yung mga tao, okay lang po ba yung ano? Kasi kanina kapon na kami nasabihan, so hindi pa nakapag-prepare. Oh, nakangatok na ako, no? Parang bababa naman ako. So, yun po, tama po. Magaling po ba si Coach Shabot? Yes! Si Apche? Yes! Si Alvin? Yes! Ayan, so iba't ibang, kumbaga profession, iba't ibang pinagdaanan. Pero maganda po dito kami pinagsama-sama po para i-share po yung success story po namin. So yun, ako po si Sean Pierre Montemayor. Nanginginig ako. Ayan, so thank you na dito kayo lahat. So ito, share ko lang yung story ko dito, paano po ako nag-start. So sobrang dami na naman nilang na-share. So sa akin naman, iba naman po yung way ko. Gusto ko pong ipakita sa inyo na bakit po kung magninegosyo kayo, bakit gagawin natin yung AIM Global. So, okay lang po ba yun? Yes! So, ayan, ako po si Sean Pierre Montemayor, isa po ang entrepreneur. So, business coach na rin po ngayon. And, ituturo ko po sa inyo, gaano po ba ka-importante yung pagninegosyo ngayong panahon? Kasi nung, next po, ayan, so, dati po nung panahon dati, isa lang sa mga nagtatrabaho sa pamilya natin, buhay na po ang pamilya, tama po ba? Yes! So, kaya lang sa, dati po yun. Kumbaga, ngayon po kasi tumataas yung mga bilihin, nagmamahal yung mga bilhin, pero yung sahod naman natin hindi lumalaki. So napaka-importante po ngayon na magkaroon tayo ng ibang pinagkakakitaan, ibang sideline para sa gayon, masuportahan natin or masustain natin yung ibang gastusin sa bahay. Lalo na ngayon, mag-asawa na, hindi pa rin kinakapos pa rin, nagtatrabaho na yung anak, kinakapos pa rin, di ba? Gusto nga natin yung electric, walang init. Ako nang naiinitan. Taga lang ako sa lahat. So yun po, next po. So yun, kasi alam naman po natin sa employment, wala naman po masama sa pagiging empleyado. Kasi minsan na rin ako dumaan sa pagiging empleyado, pero hindi po para talaga karirin yung trabaho. Kumukuha po ako ng experience dun sa trabaho ko po, tapos ginagawa ko po siyang business. Yun po yung idea ko para pumasok po ako sa employment. Kasi alam naman po natin, yun nga yung employment, kung hindi sakto, zero. Di ba po? Minsan po, next po, yun nga, nagkakaroon tayo ng rat race. Di ba, pansin niyo po, sa trabaho po, yung sahod mo po ng A15, yun din yung budget mo pang A30. Bakit po nangyayari yun? Kasi bago ka magtrabaho, wala kang masahod. Tama, saan mo kukunin yung pamasahin mo araw-araw at pangkain mo? Utang. Doon sa utang. So, anong mangyayari doon sa sahod mo ng A15? Pambayad mo ng A15. Yung sahod mo ng A15, pambayad mo din ng A30. So, umiikot-ikot lang talaga yung nangyayari. So, dito more on realization talaga. Aminin natin sa hindi, marami po talagang empleyado na 10 taon na, 5 taon, 15 taon na, wala pa rin pong nangyayari. So, kaya sinolusyonan na po natin ngayon na maghanap po tayo ng ibang source. So, good news po, nandito po kayo ngayon.
sa kung pwede niyo maitulong dun sa mga sa mga problema niyo po sa pang-araw-araw. Malaman ko na sino po dito yung mga first time. May first timer po ba tayo? Taas po. Ayan po. So mga halos iba member na rin po. So yan, next po. Ayan. So alam naman po natin na sa employment mas talagang na, kumbaga sa negosyo natin yung nandun sila yung may mga kotse, sila yung may mga magagandang bahay, sila yung may mga savings, sila yung may mga travel, sila yung may mga financial freedom, chat time freedom. Kaya lang ang problema tayo, oo, maganda yung negosyo, kaya lang, anong business yung pupuksan natin? Yung iba sa atin, wala naman tayong puhunan. Tama po ba? So kaya pumapasok po yung iba na nangyayari, empleyado pa rin. Kasi nga hindi nila alam paano gagawin. Kaya yun nga po ituturo natin ngayon. Next po. Yan, so sa employment po, sabi nila wala kasi puhunan eh. Kasi kung mag-negosyo kami, malaki puhunan. Pero sabi ko, paano mo bang masasabing walang puhunan ng pagtatrabaho? Eh di ba po dun pa lang sa prep, may tuition, di naman libre. Tama po, ilang taon po tayo nag-aral sa prep, nursery, kinder? 2 taon. Pagka-graduate po natin, puwasan tayo ng elementary. Ilang taon na naman po yun? 6 years. Pagdating ng high school, another 6 years. Ang good news ngayon, yun kaya 6 years kasi nga meron na tayong K-12. Di ba? So after nun, college, 4 years. So totally, yung total, 18 years tayo mag-aaral. So paano mo natin masasabi na pag-i-empleyado, walang puhunan? Di ba po nag-tuition po tayo dito, yung magulang natin? Tanong, kailan natin mababawi yun, tuition na yun, after natin gumastos? Next po, ganito po yan. Sa capital po ng employment, di ba ba, hindi ka naman makakapagtrabaho agad eh, kailangan mo mag-aaral, tama? So, ang puhunan mo dyan, 500 to 1 million. Kasi baon, tuition fee. Imagine, baka nga hindi lang 1 million eh. Kasi 18 years kang nag-aral, baka 2 million, 3 million pa yan. So, tanong, kailan mo mababawi yung 1 million, 2 million puhunan kung ang sahod po, 491 per day. Sa probinsya, 350. Ngayon, 537 na. So, example na lang natin, lakihan na lang natin. 20,000 per month. So, sa 10 taon, 2.4 million lang yung kinita mo. Hindi ka pa dyan kakain, hindi ka pa dyan mabibili. Tama? So, ibig sabihin, kailangan mo palang mag-aral ng 18 years para lang kumita ng 500 pesos. Nag-aral ka, nagsunog ka ng kilay, nagpaka-masteral ka ng, pag-aral mo, tapos nagsahod mo pala, 491 or 537. Tama po ba? Pansinin nyo, pag nakapag-aral ka or hindi, magkano po ba minimum ngayon? 537. Ulitin ko ha, nakapag-aral ka o hindi, ang sahod mo 537. So anong pagkakaiba, ba't ka nag-master ng 18 years? Nasusundan? Yes! Totoo po ba? Yes! Hindi ko po sinabi huwag po tayong mag-aral. Ang sinasabi ko lang po, kunin lang natin yung konsepto. Daanan lang po natin yung pag-aaral, tapos magtrabaho po tayo kung wala pa po talaga kayong naukuhang negosyo. Kaya lang po, kung ganun lang po din ang mangyayari, magtatrabaho tayo habang buhay. Dahil ganito po ang kinikita natin, hindi lang po tayo makakaad sa employment. So habang mga itrabaho pa po tayo, gawin po natin, huwag po tayo sigurista, may trabaho naman kami, nakakakain naman kami. Bakit mo isipin yun? Di ba mas maganda kung okay ka na sa trabaho mo at sa kinikita mo, masama po bang magdagdag? Kung solid ka na dun sa kinikita mo, di ba mas masarap, meron ka pang ibang source? Para anong-anong man mawala man yung trabaho mo, meron kang ibang pinagkakitaan. Tama po ba? Yes. So yun yung nagiging problema ng iba. Tsaka lang sila pumapasok sa negosyo kung kailan na sila hirap na hirap. Di ba po, ba't kaya hindi po natin gawin na habang nagtatrabaho po tayo, maghanap po tayo ng ibang source of income. Yun po yung ibibigay po namin sa inyo, baka makatulong po sa inyo. Next po, o ano naman yung business na po pwede namin pasukin? Eh, ang laki ng negosyo eh. Klaro na po tayo sa employment. Ulitin ko, 18 years kailangan nating graduate para sa 500 pesos per day. So, handa po ba kayong mga anak natin pag-aaralin natin ng 18 years para sa 500 pesos? Hindi. Di ba po? Ibig sabihin, pag-aaralin lang po natin para hindi maging marunong magsulat, magkwenta, marunong magbasa, sapat na po yun. Kasi pansinin nyo, nag-aaral tayo, elementary pa, tinuro po yung Rizal. Algebra, pinakabisado, periodic table, periodic yung mga elements of ano, hindi ko nga alam eh.
Hindi ko maalala, ako graduate po ako ng marketing, graduate ako ng business administration, pero hindi ko maalala kung ano ba yung pinag-aralan namin. Kasi ang totoong buhay po nasa realidad. Ang totoong buhay po nasa action lang po natin, doon po natin malalaman kung ano po ba nangyayari sa buhay natin. Kaya lang pong nangyayari nga, masyado po tayong naano doon sa history kung saan-saan po. Pero hindi naman talaga siya ginagamit. Bakit po pinatagal ng 18 years yung pag-aaral? Kasi po, ang eskwelahan po, negosyo din yan. Kailangan nilang patagalin yung pag-aaral para kumita yung kayari ng school. Di ba po? So, ganun po yung ginawa. Yun po yung konsepto ng school. Ang gawin nyo lang po, kunin nyo lang po yung ano niya, yung kailangan lang talaga. Tapos yun, ano pong negosyo? Pwede naman tayong mag-stocks. Kaya lang magkano po yung kita, magkano po yung investment sa stocks, masyado po malaki. Pero ngayon, meron ng per stock, 50,000, 5,000, 10,000. Pwede nyo pasukin yun. Next, traditional business po, franchising and multi-level marketing. Ito po yung mga iba't-ibang negosyo na pwede nyo pasukin bukod sa employment. Ulitin ko po ah, kung nagtatrabaho po kayo ngayon, okay po yan. Idadagdag natin, pwede kayong mag-stocks, mag-traditional business, mag-franchising, tapos merong bagong-bago ngayon yung multi-level marketing. So next po, ayan po yung mga naging business ko, traditional business ko. Meron po akong, nagkaroon po ako ng tindahan, nagkaroon po ako ng computer shop sa Taguig, dito po sa Novaliches. Tapos, next po, yan, so isa sa mga, ito naman family business po namin, real estate, nagbibuild and sell po kami. Bumibili po kami ng mga lupa, tapos papatayuan namin ng townhouse, tsaka apartment. Dito po, pwedeng kang maging milyonaryo instant. Gusto nyo maging milyonaryo instant? Yes. Ang tanong, meron po ba tayong 5 million, 10 million? Wala. Yun po. So ito, yung business na ganito, million agad kita mo. Kailangan maglabas ng, kasi sa konsepto, sa principle ng business, kailangan mo ng malaking kapital para sa malaking kita. Maliit na kapital, maliit na kita. Walang kapital, walang kita. So yung iba, gusto na mo, yumaman agad din. Di magtayo kayo ng real estate. Buy and sell. Tanong, may pera po ba tayo lahat? Wala. So, X. Hindi kaya lahat eh. So, X po. Next. So, ito. Meron din po tracking. Kliyente ko po yung Flying V. Lahat ng Flying V buong Pilipinas, ako po yung nag-hold nun. Yung underground tank, yung mga gasolina, yung gasolina sa ilalim ng lupa, tsaka yung may barrel. Yun po yung in-hold ko, Luzon, Visayas, Mindanao. So, maganda ba business? Tanong, magkano uli yung puhunan? Malaking kita, milyong puhunan. X. Hindi natin kaya lahat eh. Tama? Next po. Ito na po, water refilling station. Meron rin po ako niyan. Ngayon, nag-i-install na lang ako. Kasi ang ginawa ko po dyan, binenta ko na lang po. Tapos nag-i-install po ako ng machine. Tapos papalakasin ko muna. Pag napalakas ko na, bibitawa ko na po sa kanila. So, establish ko po muna siya. So, yan. Dito naman po, puhunan mo dito nasa 1 million. Kasi ang machine po, 400,000 to 500 eh. Eh, hindi ka pa naman makakapag-start nun. Kasi bibili ka pa ng container, i-renovate pa yung pwesto, bibili ka pa ng sasakyan, motor, multi-cab. So, million pa rin siya. Tanong, may million po ba lahat? Wala. So, X na naman po. So, maganda naman po talaga yung business na yan. Kaya lang po, nagiging problema, nagkakaroon din tayo ng competition. So, kung magtatayo tayo ng ibang negosyo, pwede naman to, kaya lang hindi po lahat, pwede. Nasusundan po yung sinasabi ko. Gusto ko pong paintindi sa inyo na maganda po talaga ang business. Kaya lang hindi po lahat applicable, hindi applicable para sa lahat. Kumbaga hindi po lahat kaya yung ganong puhunan. Kaya ito po yung isinishare ko po. Next po, may mga food cart din po ako, nag-nacho, show my show pao. Halos lahat na talaga. Kasi kahit nga sabi ko, kahit magtinda ka ng ice candy at saka palamig, kikita ka naman talaga eh. Lahat naman aaralin mo. Diba po? So next, yan, nagkaroon din po ako ng laundry. So dyan, malaki din po yung kita. Kaya lang, again, malaki din po yung puhunan. Next, sa capital ng traditional business, ito po yung in-explain ko kanina. Sa capital po is 500,000 to 1 million. Ang income mo, 30,000 to 250,000. Malaki po? Pwede na. Kaya lang, bago mo magbawi yung capital mo, gano'ng kalaki? Sobrang tagal, 5 taon. 3 taon. Sa franchising naman, 50,000 to 150,000, pwede ka na mag-start. Kaya lang magkano puhunan mo? Kita mo, 20 to 50,000 din. Tapos hindi ba natatapos na yung puhunan mo? Bakit? Hahanap ka ng pwesto. Hahanap ka ng tao. Sakit sa ulo pa yung mga tao. Ako, natutuwa ako kasi
Kanina, ginawa ko siya, yung isang tao ko dati, si JK, tayo ko naman. Andito siya ngayon. So, nakakatawa. 5 years kami hindi nagkita, ngayon lang siya dumatay, nagpakita. Stop ko siya dati doon sa laundry ko, tsaka sa tubigan. So, yeah, palakpakan nyo naman. So, nakakatawa kasi, business partner mo na siya dati. Inuutusan mo siya para sa business mo. Ngayon naman, tuturuan mo siya, tutulungan mo siya paano gawin yung business. Diyo ka sa ganyan. So yun nga, alam niya yung sakit ng ulo sa tao, yung tatakasan ka, uutangan ka, tapos di ka papasukan kinabukasan. Kasi kumbaga parang tuturuan mo sila. Pag tinuruan mo sila, pwede kang alisan. Tapos sa traditional business, pag ginaya ka ng mga kapitbahay mo o nung kakilala mo, pwede mo bang ituro kung ano yung diskarte? Hindi. Bakit? Pag nabuto sila, ginaya ka, ano mangyayari sa business mo? Malulugi, babaksa ka. So ito yung mga different, na, mga iba't ibang klase ng negosyo na kailangan nyo maintindihan kung papasok kayo sa business. Next. Yan, lahat po tayo may pangarap, tama po ba? Yes. So kung lahat po tayo may pangarap, saan natin siya makukuha? Yun yung pinakita ko sa inyo. Pwede naman sa employment eh. Kaya lang, kung sa employment, 10 taon ka na nagtatrabaho, 5 taon na tayo nagtatrabaho, wala po na po siya makukuha. Eh, pwede mo siya makukuha sa traditional. Kaya lang, yun nga, wala tayong puhunan. Sa investment, wala rin tayong puhunan. So, X na. Kalimutan na po ba yung pangarap? Papayag po ba tayong kalimutan yung pangarap? Hindi. Siyempre, hindi. So, ano po yung naisip natin business? Meron akong papakita sa inyo ng isang negosyo na eto, next po. Ito po yung nakita natin. Maraming po dito na ito na rin po yung ginagawang business. So, yan po yung board next. Law of leverage. Bakit po ba napakaganda po ng law of leverage? Ito po yung ginagamit ng mga mayayaman, mga negosyante, kung saan kaya pumibilis yung resulta nila. Ayan po yung tinatawag na duplication of time and effort. Kung baga, pinaparami niya yung oras mo, pinaparami niya yung sarili mo sa pagmamagitan ng ibang tao. So kaya naman, katulad niya, tayo bilang empleyado, tayo lang yung nagtatrabaho para sa sarili natin at para sa pangarap natin. Imagine 24 hours lang tayo per day. So, paano mo magagawa lahat? Hindi mo maduduplicate yung sarili mo. Unlike kung businessman ka or negosyante ka, maduduplicate mo yung tao mo sa pamamagitan ng empleyado mo. Kaya lang, yun nga, ayaw natin magkaroon ng sasahuran. Diba? So, next. Ayan po yung example. Ayan nga po si Henry C. Diba? Ngayon, wala na siya, pero kumikita pa rin yung business niya. Next. Ito yung pinakamagandang business. Bakit ko pinasok to? Para sa mga member po, bakit ko po ina-explain to? Kasi baka marami pong hindi naiintindihan to. Bakit nga ba kami nag-tsatsaga sa network marketing? Bakit kami nag-tsatsaga sa A-Global? Pwede naman hindi eh. Pwede naman kayo pumasok sa ibang trabaho. Pwede naman kayo magnegosyo ng iba. Kaya lang, gaya nung ina-explain ko, anong business yung alam natin? Wala naman tayong ibang business na kaya ibigay ng ganito punan. Tama po ba? So yun lang bakit ko ina-explain siya. Dito sa multi-level marketing, sobrang liit ng kapital, pero yung income mo, pwedeng malaki. Tama? Walang risk. Sa traditional business, kailangan mo ng malaking kapital. Pag nalugi yun, ano na? Wala na. Sobrang laki, sobrang risky siya. Pero dito po, low risk lang siya, pero big business. Tama? Ang maganda pa, copy business siya. Hindi mo kailangan maging magaling. Kasi ang gagawin mo lang, kopyahin mo lang yung ginagawa ng iba na kumikita na. Unlike sa traditional business again, or ibang business, pag ginaya ka, competition. Dito, pag ginagaya ka ng mga kakilala mo at mga kaibigan mo, habang tinuturuan at tinutulungan mo sila, nagiging teamwork siya. Lumalaki yung business mo. So walang dahilan para mag-struggle yung business mo. Kasi ako, hindi ko siya hindi ako. So, nakikita ko ngayon yung pagkakaiba ng business before tsaka business ngayon. Next po. Yan. So, multi-level marketing, pansinin nyo naman. 7,000 lang yung puhunan natin, tama? Yes. 7,000 lang yung puhunan natin, pero yung low, but may 13,000 kasi may 12,000, diba? So, yan. So, pero ang income mo, pwedeng kumita ng 50,000. Kaya ka tayo nagbe-business ng iba eh. Sabi, magtayo ka ng tubigan, magtayo ka ng food cart, magtayo ka ng gasoline station, magtayo ka ng laundry, magtayo ka ng restaurant, kikita ka daw ng 100,000. Gagawin? Yes. Gagawin, kasi sabi kikita. Ngayon sinasabi natin na itong business na to, pamuhunan ka lang ng 7,000, 13,000, pwede ka na kumita ng 50,000 to 100,000. Or even 200,000, 500,000, or 1 million per month. Hindi mo ba gagawin? Gagawin, salit lang ng puhunan. Diba? Next. Yan, so next.
Ayun yung mga pangarap natin. Pero syempre, maganda yung negosyo ng multi-level marketing. Kaya lang, para sa mga bago po at sa mga first-timer, napaka-importante po na meron tayong team. Kasi kahit anong ganda ng kumpanya, kahit anong ganda ng produkto, kahit anong ganda ng puhunan, kung wala kang grupo na mag-handle sa'yo or mag-aasa sa'yo, bali wala rin, tama? Yes. So yun yung nagiging dahilan, bakit meron mga tao na hindi kumikita kasi hindi sila marunong sumunod. Diba? Pero kung susunod ka lang, hindi ka naman tuturuan niya ng mali. Next po. Ayan yung team next. Siyempre, kailangan ko ng mentor. Hinanap ko yung number one mentor. Magpapaturo na rin lang ako. Di hanapin ko na yung mentor na number one. Ang good news ang lumapit sa aking mentor is si Up Joseph Lim. Yes! So, kailangan ko si Up Joseph Lim? Yes! Earning 6 million to 10 million per month. Itong tao na to, sobrang bait, sobrang lupit. Kumbaga, kung ikaw kumikita ng 6 million, 10 million per month, sabi ko, turuan mo lang ako, at least 5% man lang or 10% ng skills mo, ituro mo sa akin. Pwede? May tuturo niya? Yes! Yes, nagawa niya nga kumikita ng 6 million to 10 million, ba't hindi niya matuturo sa akin at least 10% nun? Magkano 10% ng 6 million, 600,000 per month? Hindi na masama. Yes. Kaya lang, tingin mo 10% lang ituturo niya? Siyempre, 100%. Gusto niya kumita pa ng mas malaki. Ang goal niya, kumita ng 1 million per month, ay per day. Yes. So, ibig sabihin, hindi niya magagawang kumita ng 1 million per day kung hindi niya kaya tutulungan. Yes. Diba? Next. Ayan. So, anong ginawa ko? Dahil wala po alam sa gantong business, nag-inol po ako sa JLIM Project. So, yung JLIM Project kung saan tuturuan ka paano ka kumita dito sa business na to. Paano mo siya gawin? So, meron mag-guide sa'yo at magtuturo para matutunan mo yung step-by-step or basic ng network marketing. So, kasi sa Lasal na, tinuturo na yung ganitong industry. Kaya lang, ang nagtuturo doon, teacher. Tuturuan ka ng teacher, anong alam mo sa network marketing? Ang maganda dito, yung mga nagtuturo, professional network marketer. Kaya sigurado na ito. Anong nangyari sa akin? So, graduate ako, naging freshman ako. Top 1 po ako ng JLIM Project. So, kung kung laudi po ako ng JLIM Project, na never ko pong dinanas nung nag-aaral po ako na sobrang palakol, 77, 78, na hindi ako naka-medala na yata nung time na yun. Pero dito po sa ganitong industriya, nabibigyan uli bawat isa sa atin na ordinaryong tao tulad ko, na nabibigyan uli ng chance para makilala ka at ma-awardan ka rin po tulad ng mga ganito. So, yan. So, naging... Actually, hindi ko duman ng junior kasi na-accelerate po ako. Kasi ang ano po namin is 30 pairs. Yung tawag doon requirement namin for sophomore. Ang nagawa ko, 280 pairs. So, na-accelerate po ako sa senior. So ngayon po, alumni na ako ng project in quarter po. So, yun po. So bakit ko po kinukwento ko? Hindi ko po para ipagmayabang. Natutuwa lang po kasi may mga tao po na handang tumulong sa tulad natin na hindi naman po alam yung ganitong business pero willing po sila tayong turuan. Kung sa labas po, kanya-kanya po, dito po, tutulungan at tuturuan ka nila para makuha mo yung pangarap mo. Next po. Yan, so yun na nga. Next. Laki mo dyan. Ayan, next po. Next. Next po. Ayan, so, naging silver executive din po ako in just 3 months dito sa Inc. Global. Again, ano pa lang po pala ako? 3 years pa lang po ako sa Inc. Global. So, dito ko po napatunayan na hindi po pala una-una, hindi po pala kailangan matagal ka na para kumita ka lang po. Kumbaga, ako po hindi po ako networker talaga, na dugong networker. Kumbaga, masasabi ko na inaral ko lang din siya at sinundan ko lang din po yung sistema nila. And yan, naging silver executive po for 3 months. Then, next. Yan, naging millionaire's club po ako in just 10 months. So, ano po point? Kikita rin naman po tayo sa trabaho natin ng million. Kikita rin naman po tayo ng million sa negosyo natin. Kaya lang, hindi mo kayang kumita sa negosyo mo na 6980 lang ang puhunan mo, pero kikita ka ng million. Pero dito sa Global, posible. Thanks po. Naging top 500 po ako ng business. Bagong pasok pa lang po ako. Kaya po yung top 500 in just 9 months yata or kasi nga kumita po ako ng million, di ba po? So, naging top 500 po ako. First time ko din umaten ng gala night ng Inc. Global. And next, naging gold executive din po ako. So, next. Ang maganda po pala nung naging millionaire's club po ako sa Mowa Arena, never
kung pong nakita yung tatay ko tsaka nanay ko na naging proud sila kasi isipin mo yung nandito sa Mawari na may dala silang placard na Champion Montemayor. Dala-dala nila yung mga kapatid ko, yung mama ko, tigisang letra sila. Siyempre, thank you kay Coach Mila kasi siya yung gumawa na. So, yun, natuwa ko dahil bago kumawala yung papa ko sa colon cancer, nakita niya akong umakyat sa MOA Arena na never 9,000, 10,000 na tao pinapalakpakan ka po. Tapos, yung tatay ko po, taas-taas yung placard. So, thank you yun. Happy birthday. At siyempre, tapos na pala ako pero nagsisimula pa lang tayo. Ito po yung simula ko. Kumbaga, gusto niyo ng tip? Yes! Paano po ako nagsimula? Unang-una po, hindi ko nga po kilala si Ap Joseph. Sabi si Ap Joseph dyan. Basta yun. Ayun, nagtitikam kay Ap Joseph. Hindi ko po siya kilala. Sabi niya, sabi nung kasama ko, uy, top 1 niya ng Inglobal. O ano ngayon? Hindi naman kasi ako networker. So parang, oh, familiar sinasabi, pero hindi siya nagsisigtin sa utak ko. Sabi ko, sino yan? Joseph Lim na yan. Tapos, nung dinala na ako dito, hello po, up, good morning po, good morning po, good morning po, good morning po, good morning. Tapos, nung ganun, inap mo na ako dito. Tapos, nung ganun ako na, kilala pala yung kasama ko. Nabuti na lang talaga, nakinig ako at naniwala. Pinagbigyan ko yung sarili ko na maupo dito. Kasi negative po ako eh, kasi negosyante ako eh. Parang ako yung, kung negative po kayo, mas negative ako sa inyo. Kasi ako yung tao na, papalapit pa lang yung barkada ko, ang tanga mo, ba't ka nag-join dyan? Ang bobo mo. Alam niyo yung first quadrant? Alam niyo yung forever living? Yes. Imagine niyo, pinanggalingan niyo nila Sir John Aspirin. Na-invite na po ako doon. Di ba? Bakit? Yung 21 pa lang siya. Bakit na-invite siya doon? Bakit 21? No? So, na-invite na po ako doon. Halos dalawang dekada po ako bago ko lang nakita yung ganitong business. Dapat po pala itindihin mo muna siya. Dapat pala aralin mo muna siya. Kasi ang nangyari sa akin, ginudge ko agad yung network marketing na hindi ko naman siya naiintindihan. Ngayon ko naisip na mas bobo pala ako. Na yung sinasabi ko mga kaibigan ko, ang tanga mo, ang bobo mo, nagpautukan. Tanga mo! Di ba? Yun pala, ako yung tanga. Dalawang dekada yung pinalagpas ko. Anong dalawang dekada? 20 years yung pinalagpas ko. Na sana, gano'n na ako kayaman ngayon. Ilang taon yung napalagpas sa akin. Kaya na kung kayo ngayon nakikita nyo na yung Inglobal or pinapakita na sa inyo yung gantong industriya, bigyan nyo na subukan nyo kasi wala namang mawawala, lalo na dun sa mga taong wala naman na. Diba po? Next! Ayan! Huwag po, balik po. Yan, so ito po yung unang direct ko. In-invite ako nito, sabi niya, ano pre, punta tayo sa ano, kasi ano siya yung God Quest, mga God Extreme, ganon. Sabi niya, pre, hindi na kami makatulog. Nagbayad kami, 25,000 bawat isa. Babayaran kita, pati makakilala mo, kami na magpapadown. Kami na yung magpupuhunan sa'yo, ilabas mo lang kami dito. Sabi ko, sige, punta ako dyan. Di pumunta ako. Pagpunta ko, hindi ako member pala, bago po pala ako dito. Hindi ako makapag-member kasi yung business ko, ibabalik ko lang, down na down nun. So, 10 years, 9 years kong business, dun ko rin pala nakita na ang traditional business pala, kahit staple na siya, kahit inalagaan mo siya, iniwan mo lang siya ng 3 buwan kasi nandun taong Singapore. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, down na down na yung business ko. So, na-depress po ako ng 2 years. So, yun po yung na-invite ako dito. Hindi ko na ikukwento sa iyo, umiyak. Tapos na ako doon. Basta, na-depress ako 2 taon na wala lahat ng mga mahal ko sa buhay. Doon ko rin napatunayan na mas importante pala yung pera kaysa sa pagmamahal. Kasi pag wala kang pera, yung pagmamahal, pwede rin mawala. Pero pag may pera kayong pagmamahal mo, pwede mong ma-develop yan. Tulad niya, may asawa ka, may pamilya ka. Paano kung wala na kayong pagkain? Yung anak mo may pambaon, wala na rin. Mag-away talaga kayo. So mag-iiwalay rin kayo kahit anong pagmamahal mo sa pamilya mo, sa asawa mo. Mawawala yun. Kaya ako, yung mga wala pang asawa po, magpayaman po muna kayo. Yeah! Yan, yeah! So sabi ko din sa mga kala ko, in-explain na ako, pre, ito, ganito, 25,000 kami lang pumabayad sa'yo, i-out mo lang buong pamilya ko. Sabi niya, nakilig lang ako, pumunta ako doon. Pero teka lang, gusto mo bang makabawi? Sabi ko, ito, dataga ko, 7,980. 7,9 pa nun eh. 7,980, 7,980, meron ka ng produkto na worth 8 to 9,000. Meron kang scholarship, meron kang insurance, meron kang medical check-up, meron kang negosyo na hindi mo kailangan intindihin buwan-buwan, wala ka ng taong babayaran. So dito pa lang, sabi niya, nagustuhan niya. Sabi niya ganun, ang ganda niyan.
sige, dyan na lang ako mag-join. Kaya lang, may work ka na pa, sabi sa akin. Sabi ko, wala akong pera, di ba? Alam mo naman down ako. Anong ginawa nitong tao na to? Nag-member. Nag-member siya ako, hindi pa ako member. Pinautang niya ako. Sabi niya sa akin, sinong upline sa atin? Sabi ko, pag ikaw yung magiging upline, hindi mo ako maspilan, hindi kita maspilan. Diba? Kasi ako yung down eh. So sabi ko, ako yung upline, ikaw lang mamumunan sa akin, tapos ako yung sa baba mo, ay ako yung sa taas, ikaw yung sa baba ko, para maspilan kita. Tama ba? Pumayag siya? Pumayag. So doon po ako nakakuha ng utang. So ako po, testimony rin ako, na wala po akong kapera-pera ng time na yun, pero dahil po sa tao na to, pinagyayabong po yan sa Facebook. So bakit po ako nakayong dito? Ang hirap po magsinungaling pag hindi totoo yung inaano mo at hindi ko kaya ikapakita yung mukha niyan. Siya po yung inutangan ko at siya po yung pinautang niya sa akin na 7,987 accounts yun, magkano na po yung kinita. Diba po, nasa million-million na po yung pinautang niya sa akin, yung naging resulta. Pangalawa, eto pa, kasapaya mga yan. Nag-present kayo Singapore. Hindi pa rin ako member kasi dito ako ng utang, di ba syempre hindi pa. So eto, pinensentan ko din. Sabi niya kayo sa Singapore, kayo siyang abroad. Pinakita ko siya, sabi ko ito 7,980, may scholarship, para may insurance, kami, may... Ulit-ulit lang, ito lang. So good news, nag-join din. So nag-join siya, hindi pa rin ako member. Kasi nga, hindi pa rin ako papuutangin yan eh. Pangalawa, kita ko. Bakit napaka ano sa akin ito yung mga kauna-unahan ko eh. Yan yung mga una kong pinisetan. Na wala pa akong member, hindi pa member sa inyo. Ito tita ko, ano siya, tawag ko yung nagpapautang. Hindi naman yung ano yung... Lending, yung gano'n yung... Hindi yun yung siya sa lending, basta yung company yun, i-cooperate yung mga gano'n. O di, sabi ko, tita, meron naman ng 50,000 kasi meron ang papasokan ng business. Sabi pa, monkey, di kakalabas ko lang ng pera, wala akong maibibigay sa'yo. So, hindi na naman. Tapos, ayan, dito naman sa Starbucks, yung isang kaibigan ko, sabi ko, uy, friend, punta tayong ano, Starbucks, meron akong pe-present sa'yo. Ay, meron tayong titignan na business. Papatagpihin mo ako. Oo, pero makunchapo ko na itong tao na ito. Pagdating naman sa Starbucks, present, pero huwag mo sasabihin member na ako, ha? Parang wala pa akong alam. So, ginawa niya, sabi niya, ano, mag-member tayo? Sabi niya, oo, maganda eh. O sige. O, di meron na naman ang downline, hindi pa ako member. Diba? Nag-join na naman. So, sabi ko, eto, nag-present ako unang araw doon sa mayor, sa sisyo. Sabi niya itong loko-loko na to. Sabi niya, anong app di mga member? Wala tong experience pa. Sabi niya, samahan mo naman to si Bill. Pag-present kay Asistyo, di ba may alam ka naman sa mga livelihood program? E di, i-present mo na lang yun. Sige, sumama ako. Tapos isipin mo, second day pa lang, pinag-present ako dyan. Pero hindi ko naman yan, di ba siya nag-join? Ayan lang, yun yung experience. So, tapos yan, itong present ko, ito naman si Maggie, taga-Royal naman siya. Sabi ko, Max, nandito ako sa Robinson, sa Kaba. Dito ako sa Green Hills eh. Sabi niya, tara kita tayo, mapakainin kita kay UFC. Talaga, eh pera ko ng 200 yata, 240. Eh di mo may 99 naman. 99. Utang ko pa sa nanay ko, 99 yung chicken. So dalawa kami, kasya na siya. So, sabi ko, Jet, andito na si Maggie, pababa na. Pababa na kami dyan ng elevator. O sige, uy Jet, kamusta ka? O di ano na, alam na. Tapos, di, tara punta tayo Starbucks. O di nag-present siya doon. Pero inano ko na siya kung ano yung babaksak. So good news, sabi ko sa'yo maganda yung global, sabi dito, di ba, ini-invite ako dyan ni ano, hindi mo nasasabihin. Basta yun, ini-invite siya ng top earner dito. O hindi ano, saan tayo mag-join? Dito tayo kayo, Joseph. So matagal na yun, so sumama siya sa akin, mag-join din siya, hindi pa rin ako member. So sabi ko, ang dami na mag-member. Sabi ko ganun, sa nanay ko, lumapit ako sa nanay ko, Mama, this lang mag-pautahin mo kasi may mag-join na sa akin. Eh, sabi ni Mamang gano'n, ano naman yung papasukin mo? Ikakabaw sa kumulang, ganyan. Eh di, sabi ko gano'n, sige naman, dito na siya, yung double, magkano na yung puhunan, try lang natin. Si pinahirap niya ako ng ATM ng papa ko. Yung pinahirap niya ako ng ATM ng papa ko, ang sabi niya, withdraw ko lang 20,000. Magkano lang yung tatlong accounts. So, ang good news, kasama ko na si Jet, nandiyan ako sa parking ng Robinson. Pagbaba namin sa parking ng Robinson, sabi ko, Jet, yung ATM nawawala, top 10 yung mama ko, magwawala yun. Sabi ko, Mama,
Yung ATM mo, baka naiwan mo dyan sa bahay, anak ka nang, basta yun na yun. Diba? So, sabi ko, nagalit mama ko, huwag ka na makakailam sa akin, hindi ka na makakailam sa akin. Yung ATM, nireport. So, nakailan mo pera? Hindi na. Binalikan ko kung tuntang ano to. So, doon po ako nakailan ng pera sa kanya, pang member. Kasi nag-pay in na po ng pito, tatlo sila, 777, so 21,000. Ngayon, ako po, siyempre, nag-join na po, kasama ko na dyan. Alam ko may picture dito eh. Mag-join na siya, kasama ko na dyan, yung pupuna nga dyan, bibili na kami ng package na 21 packages. Tapos ako lang mag-isa, so may left na ako. May strong na ginako. Eh di ba mag-member siya? Dahil nag-member siya, may babanggal na. Yung makumita na. Kaya hindi ko masabi na hirapan ako ng time na yon. Hindi ko rin sinasabing nadalian ako. Kaya lang nagkataon na nakailangan mo lang talaga dumiskarte. Maging creative ka. Kasi sa ganda ng negosyo natin, sobrang ganda ng negosyo natin, walang kalugi-lugi lang na pe-presentan mo, hindi tayo manluloko, hindi tayo manluloko ng tao. Ibigay mo lang yung puso mo, ipakita mo lang kung paano mo siya magkakaya. Kasi mga mo talaga makakapitin yung business natin. Then next po, ayan. Ay, natulog si Kuya. Kuya, next. Ayan. Tapos lang po tayo. Thank you po. Gusto niyo ba ba? Yes! May natutunan po tayo. So ako po, hindi po ako magaling magsalita. Ang sa akin lang po, yung papakita ko po sa inyo yung realidad. Yung paano niyo po gagawin. Kasi ang dami na po natin trainings. Sobrang powerful na yung mga trainings natin. Pero ito ituturo ko po sa inyo. Yung talaga po pwede niyo magamit. Next po. Ayan. So kakanta po muna ako. Yan, so halata ko po ba ako na yung nervyos? Hindi na nang mawawala na naman yung ano ko eh. Ayan, so... Yan, tapos ito, in-invite ko lang din, sabi ko magkita tayo sa Robinson. Ay. Okay, thanks po. Ay, may mag-seminar na daw. So may pinisan na natin. Sige, papakita ko lang. Asa na? Kuya. So sige, bibilisan ko na po kasi may gagamit daw po ng ano. So ayan po yung start ko nga po, si Doc Ed na kausap ko po. I-explain niya sa akin yung network marketing. So next! Ayan, so naging top 500 po ko. Next po, ang laki, tagal ang laki, tapang ano, nadiri, no? So dahil po yan sa product natin. Nakita niyo po kung kanyang transition. Nadiri mo, di ba? So next po, ayan na po, medyo gumagawa na lang one pen. Next! Then yan, ako po yung naging gold executive, sobrang dami din ng journey ko. 21 pa yung points ko, isipin mo nagawa ko siya ng one month. One month na lang, 21 points na lang silver. Yun ang ginawa ko, chinat ko lahat ng friends ko, nilista ko lahat ng mga prospect ko. Sabi ko, friend, bili ka naman ng product kasi kaya ako mapromote. So naman po, promote na ako, worth 4,000 yan, worth 6,000, worth 2,000. So lahat sila nagbili yan. So nahabol ko yung 21 points, naging 3 points, naging 2 points, ayun na yung silver, naging gold executive. So next, ayan, ito po yung first check ko, August 19, 2015, 10,100. Ito nga po yung kasi 7 accounts. Tapos na isang direct agad, di ba? Kaya 10,100. Pero wala pang babagayin. So sumunod, yun na po. So dahil may binagana na siya, first, second check ko, 44,000, 16,000, 28,000, 40,000 po. Total, 108,000 first month ko po, 109,000. Second next ko, ika-third month ko po, October 2015, 108,000 2 weeks extra income. 44,000 tsaka 64,000. So bago pa lang po, dahil nga po, na-prepare ko na po sila, naka 7 accounts ako agad. Ang swerte po ngayon kasi may 15 accounts na kami noon, 7 accounts na. So dahil may strong leg na ako, binangga, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5,
So fourth month ko po, November, 82,000 3 weeks income. And next? Yan, so December po, 161,000 po. Imagine, December po ayaw kukinita ko. So sa 4 months kong pagiging global, kumita na ako ng 600,000. Yun po. So next. Ayan, so siyempre ito na po yung grupo ko. Siyempre hindi lang po mangyayari yun. Nagpe-present po ako one on one. Pupunta po ako sa bahay-bahay. So hindi po naman, ang nakita nyo, result. Pero siyempre, kailangan din malaman. Hindi tayo po pawiran. Kailangan natin kumilos, kailangan natin ng action. At ito pong action na yan,
Binahay-bahay ko po yan, halos nag-flyer din po ako, nag-present po ako ng pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa. Kasi ako mas okay ako sa isa, kaya sabi ko sa inyo, hindi ko kaya yung ganito karami. Kasi mas okay ako mag-present ng isa, sinisigurado ako nag-present ako dun sa isa, maiintindihan niya yung business. Yun lang ang importante, ipaintindi nyo lang kung gaano maganda yung negosyo, sinisigurado ako sa inyo mag-join nyo. Next! Ayan, so yan din, nag-present ako, table talk. Ito yung mga, asa yung Infinity International! Ayan, so yung mga yan, hindi nila nakikita yung mga ganito. So ngayon lang hindi nila nakikita yung ibang pinag... Kasi nakikita nila yung result ko na eh. Pero hindi naman nila nakita kung ano yung journey ko. So ito po lahat yung mga pinagdaanan ko. Next po. Ayan, may pa-house party po ako. Next. Yan, house party. Ang dami na sa Mono, kung saan-saan po. Next. Dabaw, pupunta rin po ako ng Dabaw. Nakamotor pa kami. Nagpre-present din po ako kung saan-saan sa mga... Basta yan. Next. Laguna, ayan, school. Nag-represent tayo sa mga school. Next. Ano ba yan? Ayan, Bulacan. Next po. Ayan, next. Ayan, ito na po yung namin last year po. So, dumadami na po yung nagiging filter po natin. Tapos, next po. Ayan, big OPP po sa Jellisville. Ganyan po. Ito yung first time po na kabado-kabado kasi nasa 80 ang ganda ba siya? Na hindi ko alam kung ano yung pre-present ko kasi kabado talaga ako. Pero yun nga, nalagpasan din po natin yung gano'n. So ngayon, ayan, kaharap ko na po kayo. Next! Ayan, ito na po yung ngayon, Philippine Arena, kasama ko po sila. So, sobrang nakakatuwa kasi yung una kong taon dito sa Global, 10 lang kami umaten na member ko. Tapos sumunod po, in-invite ko 60 to 135, dalawang man kami. Pangatlong taon ko, pangatlong anniversary ko sa Global, ang ticket ko 80 ang dumating, isang bus lang kami. So yun ngayon. At good news ngayon, ayan, ilan ba na kami dyan. So medyo nakakatuwa na nakakakilig na kasi lumalaki na pala yung group. So next. Ayan, so ito yung naging cherry ko result. Ayan o. July 11, 123,000. Ito po yung resulta ng 6980 na nakikita natin yung negosyo. Kumbaga, dahil sa 6980, ayan na po yung kinita natin. Isipin nyo after 1 week lang, 123,000, 102,000, 83,000. Next. Ayan, next. Ito yung mga result ng check. Next. Sobrang dami na rin. So, sabi nila, chamba lang yan, di maulit siya. Pero good news, wakon. Paulit-ulit din siya. 30,000, 64,000. Next. Next. Ayan, next. Ayan na po, hindi na po ako yung kumikita. So, yung grupo ko, kumikita na rin po. So, palapakay na mga program. So, next. Ayan, ang maganda po dito, hindi na po matanda. Kahit bata po, kumikita na po. Ito po, 9 years old ito. Ito, 15 years old, kumikita na rin po. Next. Ito, 10,500. 5 years old po na bata. Paano po siya kumikita ng ganyan? Yung mga ninong niya, makikita na namin ang yung business ni Andrea. So, representant ko, pag-representant ko, downline niya po. So, ito, nung nakalag pa po ito, pero mas parang niya kinikita nila ngayon. Next po. Ayan, so ito 19 years old. Tapos ito, si Daphne, 41,000. Next. Ayan, next. Ayan, so next po. Ayan, ito 111,000 po. 15 years old po na lang. Ayan po, next. Ayan, 78,000, 9 years old po. So, bakit din na yan. Next po. Ayun, nakapunta na rin sila ng aklan na ipapasyal ko na ako. Dati nagtutul po ako mag-isa lang. Ang good news po, nakakasama ko na po sila sa mga travel. Next po. Ayan, ito po yung dahilan kung bago po ginagawa yung Global kasi gusto ko po maayos yung mga nawala sa amin. Yung mga laptop nasira. Ay, yun, basta yun. Ayaw po nang ikwento, tsaka na po. Basta yan, ayan, alam nyo naman kung na-depress ka, nawala ka ng pera, alin po kayo posible mangyari. Diba? So, alam nyo na po yun. So, yun po yung dahilan kung bago ginagawa ito at bago po sila seryoso. Kaya kung kayo po seryoso, inyo po negosyo na ito, lahat ng gusto nyo ibibigay po sa inyo. Yes! Next! Napunta na rin po ako ng Singapore. At saka po Pilipinas, naikot ko na rin po. Ito po international travel. Next po. Yan, Malaysia po. Tour din po namin sa Global. Next po. Disneyland po. Ito personal trip ko po. Nung October po, 10 days ako. May Trinity akong downline ko. Tapos sumunod po, may October. Next po. Ayan, Hong Kong. Ito naman po. 3 weeks naman po ako dyan. Next po. Legoland. Next. So, Macau. Nakapag-stay na rin po ako ng Macau. Ilang linggo rin po dyan. So, ganun po yung naibibigay sa atin ng Global. Kumbaga, from wala po kung sobrang down po yung business ko, isipin mo, dahil sa decision ko na subukan yung Global, ito na po yung nangyayari sa akin.
So next, ayun ang kada next. At syempre, kasama po din ako sa Maldives. So imagine, 200 to 300,000 ang gagastusin mo dyan, pero dahil po sa in-global, binigay mo ito ng libre. Kahit sino, wala po ako dyan. At qualifier na rin po ako ng Korea. So inintay ko na lang i-click yung Dubai kasi wala pa yung Dubai sa Hong Kong, pero pasok na rin yung travel gist. So excited na rin ang gagawin. Next. Ayan, sorry, Maldives. Next. Ito po yung mga codes na in-encode ko. So yan. Next. Ayan, so ito yung mga package na binibili namin sa Roba. So wala po kami pa-picture, bawal po sa... Sabi ko sa grupo ko, huwag na huwag kayong magpapapicture sa package na hindi yung package. Kasi lalo na kung may guest kayo, pupicture naman pera ng pera, huwag na huwag yung gagawin. Please, kasi kayo rin yung masisira. Next. Pero kung yun yung tinuro sa inyo, okay na. Ayan, so, ayan, next po. Tapos dito po, ayan, so ito yung mga pay-in ko na po. Ayan na yung mga quotes na in-code ko namin. So next po. Ayan, so next. Ayan, ganyan po yung mga pay-in po namin. So dumating po ako sa point na isang account lang, dalawang account, tatlong account. So kung ngayon na-excite ka sa one account, i-enjoy mo yan. Kasi darating po yung time, yung isang account mo magiging dalawa, tatlo, at hindi mo na namamalayan, nagpapapay-in ka na ng 15 accounts, 7 accounts, 15 accounts. So yung one account, excited pa ako yun eh. Kumbaga, isipin mo kung ngayon nag-15 accounts ka na, ma-excite ka pa ba sa one account? Hindi na. Kaya ngayon po, huwag po kayong mag-alala. Yung one account na po yan na pay-in nyo, namnamin nyo po yan dahil sinisigurado ko po sa inyo. Pagdating po ng tamang oras na kaya nyo na mag-handle ng grupo, yung 7 accounts at 15 accounts, simple-simple na lang. Yes! Next po. Ayan, so, next po. And next. Ayan, so ito po, nakaraan po, checking ko 207,000 po. Weekly po kasi ako nag-checking dito. Next po. Ito naman po, one month po, kasi nasa Singapore po, nasa Hong Kong po ako ng 3 weeks, di ba po? So hindi po ako nag-head cash. Ayan po yung nag-checking ko pagbalik ko po nitong 2019 po. At yung point, sino po ako? Hindi nyo po ako kilala, di ba? Pero pwede po pala talagang kumita. Hindi po ako kilala sa Indobal, wala po talaga ang pangalan dito. Hindi po ako top earner, hindi, ordinary tao lang talaga ako. Pero pag ginawa mo pala ng tama yung sistema, posible pala talaga. Sumunod ka lang sa mentor mo, sumunod ka lang sa coach mo, sumunod ka lang sa mga tao na sinisigura, na pwedeng makatulong sa'yo, sinisigurado ko sa'yo, kita na gusto ko ibibigay. Next po. And next po. Ayan po. Ngayon nasa ako mga 401,000 po. So, ilang buwan. And ngayon po, top 500 na naman po ng Global. Ang maganda po, kasama ko yung grupo ko na pumunta sa Shangri-La. Sample po kami po natin. So, yan. And ngayon, next. Ayan sila yung kasama ko. Ayan. So, tayo naman kayo yung mga kasama ko sa top 500. Ayan. So, umattend po sila ng Shangri-La po. So, sobrang, di ba first time po, pero ako nakakatin ako sa mga ganyan. Pero pinakamasarap pala na pakiramdam yung mga leaders mo na yung nakakapag-kumikita ng ganyan, yung nakakasama mo sa journey mo, nai-enjoy na nila yung nai-enjoy mo. So sobrang, yun yung pinakamasarap na pakiramdam mo. Kaya, ang tip ko lang po, yung mga nagtiwala ko sa inyo, wag na wag niyo pong sasayangin yung tiwala. Yung pera po, given na po yan, ibibigay naman talaga sa inyo yan. Ang importante po ngayon po, pahalagahan niyo yung mga sumama sa inyo, yung mga naniwala sa inyo, alagaan niyo po sila, tulungan niyo po sila. Huwag nyo po munang isipin yung pera, kasi ibibigay po yan. Next po. Ayan na po sila, Joseph, kasama po namin. And next, patapos na po ako. And next, ayan na po sila, kasama po sila. Di ba, kita nyo naman kung mga itsura, kaganda, di ba? So, next po. At ngayon po, ngayong quarter 2019, sobrang thankful po ako na hindi ko naman ina-expect na sino uli si Pierre Montemayor, kasama po sa top 8 po ng Indiana. So, atin po, hindi po para ipagmayamang kasi wala po talaga akong alam sa ganitong business. At hindi po para ipagmayamang pa kasi tapos na po tayo sa mga ganitong bagay. Kung sa akin lang po, gusto ko pong patunayan sa inyo na isang ordinaryong tulad ko na posible palang kumita sa inyo global basta maniwala ka lang. And next po. And top 8 po. And next. Yan. So sabi nga, everything happens for a reason. Sobrang negative kong tao. Sobrang negative kong tao ngayon yung pinito ko kanina. Dalawang dekada pinalagpas ko. So kung hindi pa po bumaksak yung negosyo ko, sarado pa rin po ako hanggang ngayon. So kung kayo po, huwag po kayong maging contento or maging
tawag doon, o maging kalmado, parang ganyan po, may trabaho ka, may negosyo ka, mag-regular ka sa trabaho mo, tandaan nyo po, tatanda po tayo, papalitan tayo ng mga boss natin. Bukas hindi mo alam wala kang trabaho, paano na. So dapat ang gawin po natin, ang maganda yung negosyo natin, napakamana. Pagtrabahuan mo ngayon, paborin mo sarili mo ngayon, establish mo yung negosyo mo ngayon, pagka ikaw na wala, yung anak mo, pamilya mo, nanay mo, mga mahal mo sa buhay, ang pamana yung negosyo. So, next, time to change. So ngayon na po yun. Huwag nyo na pong hintayin yung bukas sa isang araw. Dahil sinasabi ko nga po lagi, wala pong mababago kung wala po tayong babaguhin. At walang malalagdag kung wala tayong ilalagdag. And once again, this is Champion Montemayor. Congratulations. Thank you very much for that. So, ngayon na yun na po. Masaya ko na po.